Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang panibagong kwentong hatid ng Dear Lady Love TV. Pinamagatang The Unwanted Love Affair. Isang babaeng tampul ng chismis ng buong bayan. Pilit na iniiwasan ng isang mayaman at tagapagmanang binata. Maipaglaban nga kaya ang pagmamahal na tila langit at lupa ang pagitan? Ngayon ay tuklasin na natin ang unang bahagi. Cindy Palmones. Siya ang bunsong babae sa pamilya ng mga Palmones sa bayan ng Ilihan. Kilala ang pamilya nila bilang mga salot sa bayan nila. Lima silang magkakapatid at iba-iba ang ama nila. Salot, malandi, kaladkarin, mga kabit. Yan ang madalas na itawag sa pamilya ni Cindy. Buong Ilihan ay hinuhusgahan sila. Pati siya kahit pa sabihin niyang wala siyang ginagawang masama. Kahit pa pinipilit niyang maging iba sa mga kapatid niya. Dahil wala siyang hangad kundi ang makilala siya bilang Cindy Palmones na babae. Dalaga at hindi kung ano-ano. Sa paglipas ng panahon, pilit na pinabubuti ni Cindy ang sarili upang huwag matulad sa mga kapatid niya. Nag-aral siya ng mabuti para maipakita sa mga taong humuhusga sa kanya na iba siya. Ayaw niyang chismisan at bigyan ng katotohanan ang ibinibintang sa kanya na lalaki rin siya tulad ng nanay niya na paiba-iba ng kinasama at mga ate niya kung kani-kanino sumasama at pumapatol. Pati may mga asawa ay pumapatol ang mga kapatid niya. Kaya naman, madalas silang pagchismisan. Naging mas komplikado ang lahat nang ang kapatid niya ay madikit sa mga delsiero. Sinasabi kasi sa bayan nila, nakabit daw ni Mr. Delsiero ang panganay na kapatid ni Cindy na si Gina. At dahil doon, nakilala niya si Albi Delsiero, ang panganay na anak ni Mr. Delsiero, at sa unang kita pa lamang ni Cindy rito ay na-attract na ang batang puso niya. Ngunit, galit at pagkamuhi ang pinakita ni Albi sa kanya. Kaya kahit may pagtingin siya kay Albi, ay pilit niyang winawaksi dahil alam niyang suntok sa buwan ang magkagusto sa tulad nito. Sa sobrang galit ni Albi sa pamilya niya, ay ito mismo nagpalaya sa kanila sa tinitirhan nilang bahay. Wala siyang nagawa. Nagmakaawa siya kay Albi pero hindi ito nakinig. Pinalaya sila ni Albi ng gabing yon na hindi alam kung saan pupunta. Ang gabing yon ang pinakamasakit na nangyari sa kanya. Nakita niya ang galit ni Albi sa pamilya niya. At hindi naman niya ito masisisi. Matapos ang pangyayaring yon, nawala sa bayan ng Ilihan si Albi. Pinadala raw ito ng ama sa ibang bansa para doon magtapos ng pag-aaral. Hindi niya na muling nakita pa si Albi matapos ang ginawang pagpapalaya sa kanila sa bahay nila. Makalipas ang 5 taon, nagbalik ng bayan ng Ilihan si Albi upang ito na ang mga siwa ng Del Sierra Resorts. Nagkataon naman na doon pumapasok bilang OJT si Cindy. Nag-cruise muli ang landas nila makalipas ang mahabang panahon. Sa unang beses na pagkikita pa lang, galit at pagkamuhi na naman ang nakita niya sa mga mata ni Albi. Ngunit sa bawat araw na nagkikita sila nito sa resort, ay tila lumalalim ang nararamdaman ni Cindy kay Albi. At ngayon, ay tila ganoon na rin si Albi kay Cindy. May pagtingin na rin si Albi sa dalaga na pilit niyang iwinawaksi. Dahil ayaw niyang siya naman ang tapunan ng chismis dahil tulad din ito ng ama na nahuhumaling sa isang Palmones. Pero kahit anong pilit labanan ni Albi ang damdamin ay hindi niya nagawang pigilan lalo na tila siya naaakit kay Cindy. Hindi niya maipaliwanag sa sarili
kung pagnanasa o pag-ibig ang nararamdaman niya para sa dalaga. Dahil nais niyang malaman at masiguro ang damdamin niya kay Cindy, nilayo niya ito sa bayan ng Ilihan at doon niya natuklasang mahal nga niya ang dalaga. At sa paglayo nila ay maraming lihim na nabunyag at lalong naging komplikado ang relasyon nila. Pero nagpakatatag sila at pinaglaban ni Albi si Cindy sa pamilya nito at sa mga taong humuhusga sa pagiging palmones nito. Alam niya at napatunayan niya na iba si Cindy. Hindi ito tulad ng mga kapatid nito. Siya mismo ang magpapatunay noon dahil siya ang unang lalaki sa buhay ni Cindy. Bakit sa Del Siero? Bakit hindi sa Venice Hotel? Tanong ni Maya nang sabihin sa kaibigan na balak niyang gawin ang on-the-job training niya sa Del Siero Resort, ang nag-iisang resort sa bayan ng Ilihan. Ito ay pagmamay-ari ng pamilya Del Siero. Isang graduating HRM student sa SMU, si Cindy. Mas gusto kong matuto ng mga bagay sa beach. Tanging sagot niya sa kaibigan na halos 4 na taon na yang nakakasama mula na mag-enroll sa universidad. Pero boring doon, hindi gaya sa Venice. Ang daming gwapong nag-o-overnight. Dagdag mo pa na makikita natin si Vince na may-ari doon. Ano ka ba? May asawa na yun. Saway sa kaibigan at inisa-isa ang gamit sa mesa at nilagay sa backpack. Sulyap lang naman eh, hindi naman kasalanan ang sumulyap. Bahala ka, basta ako sa Del Siero Resort ako papasok. Ano ang dahilan? Walang kailangan dahilan. Kung iniisip mo si Albi Del Siero, huwag ka nang umasa. Matagal nang wala yun dito sa Ilihan at sa tingin ko, hindi na babalik pa. Sabi ni Maya na nagpahinto sa kanya sa paglalagay ng mga gamit sa bag. Bakit hindi na daw siya babalik? Sinabi ba sa'yo? Hindi mo ba alam ang chismis na pinatapon siya ng papa niya sa Amerika dahil sa mga kabulustugan niya rito sa ating bayan? Mabilis na sumagot si Maya sa kanya. Hindi siya kumibo. Kaya huwag ka nang umasa na makikita mo pa yon. Dahil matagal na siyang wala dito, patuloy pa nito. Ano ka ba? Hindi naman siyang sinasadya ko sa resort. Gusto ko lang doon. Tanging sagot niya at nagpaalam na sa kaibigan matapos maayos sa mga gamit. Naglakad siya sa may guardhouse kung saan niya laging iniiwan ang bike niya. Malayo-layo kasi ang bahay nila mula sa universidad. Sayang naman kung mamamasahe pa siya, kaya naman nagbabike na lang siya sa tuwing papasok ng eskwela. At aaminin niyang mag-isa lang siyang estudyanteng pumapasok na nakabike. Karamihan kasi nakakotse, o di kaya naman hatid sundo ng mga magulang. Alam naman niyang puro mayayaman at mga kilalang pamilya ang nakapapasok sa universidad na yon. Ang mga katulad niya na nakatira sa isang simpleng bayan na wala namang sinasabi sa buhay, sa public school lang pumapasok. Kaya lang naman siya nakapasok sa universidad dahil matalino siya. Nakakuha siya ng scholarship at ang kalahati ng tuition ay ang ate Gina niya ang nagbabayad. Sin, madali ka! Andito ang ate Gina mo. Masiglang salubong ng nanay niya pagpasok niya sa gate ng inuupahan nilang bahay. Mula nang ipinanganak siya at nagkaisip, sa mga paupahang bahay lang sila nakatira. Wala silang sariling bahay. Ate Gina! Masiglang tili niya na makapasok na sa loob ng bahay at nakita ang napakagandang kapatid. Sin! Habat gumaganda ka! Nagiging kamukha na kita! Bati ni Ate Gina niya na sa kanya at niyakap siya nito. Siyempre naman ate, ikaw ang kamukha ko. Ano ka? Ako daw ang kamukha mo, no? Sabat ni Ate Lenny. Iningusan lang niya ang kapatid. Kayo talaga, oh. Magkakamukha tayo. Sabat naman ni Ate Jane. Habang karga-karga ang baby nito. 5 silang magkakapatid. 4 na babae,
isang lalaki. Anak ng nanay niya ang Ate Gina, Jane at Kuya Erania sa unang asawa nito. Nang maghiwalay ang tatay ng mga ito at ang nanay nila, nakilala ng nanay niya ang tatay nila Ate Len at silang naging bunga. Bata pa lamang siya nang mamatay ang tatay niya. Inatake sa puso at hindi na nag-asawa muli ang nanay niya. Inasikaso na lang sila nito. Kumusta sin? Bati naman ni Ryle, boyfriend ng Ate Gina niya. Isa itong negosyante sa Maynila. Katunayan nga, ito ang tumutulong sa kanila pagdating sa pera na ginagastos nila sa pang-araw-araw. Walang trabaho ang nanay niya. Nag-aalaga lang ng anak ni Ate Jane. Wala din naman maayos na trabaho si Ate Jane. Nagbebenta lang ng mga kung ano-anong online at alam niyang hindi sapat yon. May trabaho ang kinakasama nito na si Abraham sa paggawaan ng cellphone sa may Trinoma Mall. Ang Kuya Era naman, wala ding maayos na trabaho. Hindi naman sa tamad ito, kundi tila ito laging tulala mula nang iwan ng dating kinakasama at dinala ang anak nila. Hanggang ngayon, wala pa silang balita sa pamangkin niya. Kaya naman, hinahayaan na lang nila ang kuya nila kung ano man ang gusto nitong gawin sa buhay para lang makalimot kahit papaano na nawalay sa mga anak nito. Ate Len. Ate Len naman ang tunay na kapatid na kapagtapos ng kurso sa tulong ni Ate Gina nila. Nagtatrabaho na rin naman ito sa isang boutique, sa isang mall. At alam niyang sa mga pampaganda at mga mamahaling gamit pa lang ng kapatid, kulang na rito ang kinikita. Kaya naman malimit lang nito na naaabutan ng perang nanay niya. At siya naman bilang bunso sa kanilang lahat, ginagawa ng Ate Gina niya ang lahat para makapagtapos siya ng pag-aaral. Nakagraduate ng culinary arts ang Ate Gina niya sa Maynila sa tulong ng boyfriend nito at siya naman ngayon ang pinapaaral ng mga ito. Kahit scholar siya, malaki-laki pa rin ang binabayaran nila sa eskwelahan lalo na ngayong malapit na siya makagraduate. Pinagpapasalamat niyang mabait ang boyfriend ng Ate Gina niya at mukhang totohanan na ang relasyon ng mga ito dahil nagpaplano na nga ang dalawa na magpakasal. Hello po kuya, magiliw na bati niya rito. Magbihis ka na sin, kakain tayo sa labas, sabi ng Ate Gina niya. Sa tuwing uuwi ng bayan, si Ate Gina, lagi sila nitong pinapakain sa labas o di naman kaya, pinapasyal kung saan at pinamimili ng mga kung ano-ano mga gamit na nais nitong ibili sa kanila. Minsan nahihiya siya sa boyfriend nito dahil alam naman niyang pera ng boyfriend nito ang ginagamit nito para sa kanila. Kaya pala pula ang labi ni nanay eh. Biro niya sa ina at mabilis na tumakbo sa silid para magbihis. Dalawang palapag ang inuupahan nilang bahay. Sama-sama silang lahat doon. Sa isang kwarto, dalawa sa itaas. Ang isang silid ay sa kanya at sa nanay niya at ang isang silid naman sa Ate Lenia. Sa ibang bang silid naman si Ate Jane at ang kinakasama ni Tot Anak. Sa may sala lang ng bahay nila natutulog ang Kuya Eran niya. Iba talaga pagmamahalin ng sasakyan, sabi ng nanay niya habang pasakay na sila sa puting montero na nakaparada sa may gilid ng kalsada at umago ng pansin sa mga ilang kapitbahay nila. At kahit hindi niya lingunin ang mga ito, alam niyang pinagbubulungan nila ang pamilya nila. Lalo na ang Ate Gina niya. Malimit lang umuwi si ate sa bayan. Dahil alam niya na sa tuwing darating ito, humahaba ang lieg at nguso ng mga tsismosa ang kapitbahay nila. Hindi maganda ang reputasyon ni Ate Gina niya sa bayan. Bago ito nakarating ng Maynila, kung ano-anong mayayaman muna sa bayan nila ito sumama. At hindi lingid sa kaalaman niya, na halos matatandang may asawa ang mga kinasama ng ate niya. Kaya kung tingnan sila ng mga kapitbahay nila, ay tila mga salot at may sakit na nakahahawa. Alam niyang ginagawa ng Ate Gina niya ang bagay na yon para sa kanila.
para kahit papaano'y hindi na sila magugutom pa tulad nung mga bata pa sila na halos ilang araw na hindi sila kumakain dahil wala silang pera. Maganda ang Ate Gina niya. Maamo ang mukha. Makinis ang balat nito. Hindi ito katangkaran tulad ni Ate Len na matatangkad. Marahil nagmana ito sa side ng ama niya. Sa edad na 27 ni Ate Gina niya, masasabi niyang hindi niya magawang bilangin sa mga daliri ang mga kinasama nito at may mga ilang nasirang pamilya dahil sa inosenteng mukha ng kapatid. Isa na lang dito ang pamilya Del Sierro. Sa mga pamilyang nasira ng kapatid para lang mabigyan sila nito ng maayos na buhay. Sin, ikaw, anong gusto mong drinks? Tanong ng Ate Gina niya nang makarating na sa isang mamahaling restaurant. Strawberry shake na lang, ate. Sagot niya at umayos ng upo. Pansin niya ang ilang mga matang pasulyap-sulyap sa kinauupuan nila. Alam naman niya kung bakit. Halos lahat naman ang nakakilala sa kanila e tinatapunan talaga sila ng tingin na ganoon. Lalo na ang Ate Gina niya. Pero hindi naman pansin ng ate niya yon. Ang mga mapang husgang mata na nakasunod sa kanila. Miguel! Miguel dito! Tili lang Ate Len niya. Nakita niya si Miguel, ang boyfriend nito na taga kabilang bayan. Hindi na rin niya alam kung pang ilan na ba si Miguel sa mga naging boyfriend ng kapatid. Dahil high school pa lang ito, mahilig na itong magpalit-palit ng boyfriend. Wala kasing tumatagal na lalaki dito dahil masyado itong maarte at maluho sa katawan at mayayaman lang ang sinasamahan nito para makuha nito ang luho sa katawan. Sa nakikita niya kay Miguel, tanggap na nito kung ano ugali ng kapatid niya. Dahil mahigit isang taon na ang relasyon ng dalawa at sana nga si Miguel na ang huli lalaki sa buhay ni Ate Lenia. Sa edad nitong 23, masasabi niyang marami ng karanasan ng kapatid pagdating sa mga lalaki. Alam niyang isa din ang Ate Lenia sa mga pinagchichismisan sa bayan. Madalas niyang marinig na katulad din daw ito ng Ate Gina niya at Ate Jane na paiba-iba ng lalaki at mahilig dumikit sa mga may pera. Ang Ate Jane naman kasi, hindi sila kasal ng kinakasama nito dahil sa pagkakaalam niya, may naunang pamilya ang kinakasama nito at nabuntis lang si Ate Jane. Kaya nakisama na rin si Abraham sa kapatid at alam din niyang sa panahon ng kabataan ng Ate Jane niya, ginamit din ito ang ganda at katawan para kumita hanggang sa mabuntis ito ni Abraham. Kaya naman usap-usapan ang pamilya niya sa kanilang bayan. Ginagamit ng mga ito ang ganda para kumita. Sa tuwing ganitong kakain sila sa labas, maraming mga matang nakamasid sa kanila dahil kilalang kilala ang mga kapatid niya sa bayan nila. Minsan nakararamdam siya ng hiya pero hindi na lang niya pinapansin. Ang mahalaga, masaya sila at sama-sama. Saan mo pala balak mag-OJT? Tanong ng Ate Gina niya habang kumakain na sila. Sa Del Sierro Resort, ate. Mahinang sagot niya. Bakit doon? Ayaw mo ba sa Venice Hotel? May kakilala ako doon. Sagot ng ate niya na tila hindi man lang nagulat nang banggitin niya ang Del Sierro Resort. O nga anak, huwag na sa mga Del Sierro. Maghanap ka na lang ng iba. Sabat ng nanay niya habang maganang kumakain. Gusto ko po kasing mapag-aralan ang ganoong kalaking negosyo. Naku ah, pag ikaw sa mall lang napasok pagka-graduate mo, tatamaan ka sa akin. Sabat ng Ate Lenia habang nakapulupot kay Miguel. Sa hotel makapapasok si Sin at sigurado ako, manager agad yan. May pagmamalaking sagot ni Ate Gina niya. Oo nga, matalino tong si Sin eh. Dagdag naman ni Ryle at sinubuan pa ang Ate Gina niya. Sweet na sweet ang dalawa at walang pakialam kung maraming tao sa paligid. Ngumiti na lang siya at tinuloy ang pagkain. Mabait naman si Ryle sa kanilang lahat. Wala naman itong kiming tulungan sila dahil mahal nito ang Ate Gina niya. Malaki ang agwat ng edad ni Ryle at Ate Gina.
Hindi rin ito kagwapuhan at medyo kakaibang style ng pananamit nito. Mahilig itong magsuot ng terno-ternong kulay at pansin niyang paborito nito ang kulay purple na kakaiba dahil lalaki ito. Pero baliwala na lang iyon dahil mabait naman ito at nabibigay nito ang lahat ng kailangan ng ate niya. Isama pa natin pati na ang nahahambuhan sa natatanggap ng kapatid mula kay Ryle. Matapos silang kumain, namasyal pa sila at kung ano-ano na naman ang mga pinagbibili ng ate Gina niya para sa mga kapatid at sa nanay nila. Wala namang reklamo kay Ryle at tila natutuwa pa ito dahil masaya ang ate Gina niya. Pupunta ako sa washroom. Paalam niya sa mga ito habang namimili pa rin sa loob ng kilalang boutique. Sige, text ka na lang kung asan kami. Sagot ng ate Lania na nagsusukat ng jacket. Oh, sige, sagot niya at mabilis na naglakad palabas ng boutique. Habang naglalakad, napatingin siya sa magandang sapatos sa may show window ng Mario de Boro. Nakangiti siya. Ilang beses na ba niyang nadaanan ang sapatos na yon at sa tuwing madaraanan niya, napapangiti siya. Pag may trabaho na ako, mabibili rin kita. Bulong niya at nagtuloy na sa paglalakad nang bigla siyang bumunggo. Ouch! Hey, use your eyes, bitch! Galit na sita sa kanya nang nakabunggo. Sorry, pasensya na. Paumanhin niya sa babaeng nakabunggo. Duh! Maarteng sagot nito sabay palantik pa sa mga kamay nito na mukhang bagong manicure pa ang mga kuko. Maganda ito at mukhang may kaya sa buhay. Halata sa pananamit at kilos. You don't? Tanong na lalaking lumapit sa kanila. Yes, babe. Let's go. Yaya nito at kinawit sa braso ng lalaking bagong dating ang mga kamay. Napasulyap siya sa lalaki. Ganon din ito sa kanya. Nagkatinginan sila at pakiramdam niya huminto ang ikot ng oras na makilala kung sino ang lalaking nakatayo sa harapan niya at nakatingin sa mga mata niya. Nanlaki ang mga mata niya na makilala ang lalaki at buti na lang mabilis siyang nakabawi bago pa mahalata ng kaharap. Sino nga kaya ang misteryosong lalaking nakatagpo niya sa hindi inaasahang pagkakataon? Bakit siya nakaramdam ng kakaiba sa kanyang sarili? Yan ang ating patuloy na aabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw. Narito po muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang The Unwanted Love Affair. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. What happened? Tanong ng lalaki habang sa kanya pa rin nakatingin. Nothing, babe. Let's go. I need to buy something. Maarteng sagot ng babae at hinila ito. Naiwan siyang nakatulala at nakasunod ng tingin sa dalawa. Nakita niyang sinulyapan siya muli ng lalaki, kaya naman mabilis siyang nag-iwas ng tingin at nagtuloy ng paglalakad. Pagdating niya sa may washroom, kaagad siyang pumasok sa cubicle. Napasandal siya sa pinto at humugot ng malalim na paghinga. Totoo ba ang nakita niya? Totoo ba na nakita niya si Albie Del Siero? Nang ilihan? Ibig bang sabihin nito, bumalik na si Albie? Hindi siya maaaring magkamali. Si Albie Del Siero ang nakita niya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang gwapong mukha nito. Kahit pa sabihing mahigit 5 taon na ang nakalilipas mula nang huli niyang makita ito sa bayan nila, sa pagkakaalam niya, pinadala sa Amerika si Albie ng papa nito para doon tapusin ang pag-aaral. At nangyari yon, matapos ang malaking iskandalong kinasangkutan ng pamilya niya at ni Albie. Albie Del Siero, sambit niya sa pangalan nito at napapikit ng mariin sa mga mata. Ano ang mangyayari sa kanila ngayon na bumalik na si Albie sa bayan nila? Uy, Sin! Ano na yan? Tila lutang na tanong niya kay Maya. Lutang kate,
Biro nito at kinurot siya sa pisngi. Oh, aray! Ang sabi ko, tuloy ka na ba talaga sa Del Sierra Resort? Tanong nito. Yan din ang iniisip niya. Ilang araw na mula nang makita niya si Albie sa mall at hindi pa rin ito maalis-alis sa isip niya. Alam niyang hindi siya nagkakamali. Si Albie ang nakita niya. Ewan ko, sagot niya. Dahil yun ang totoo mula nang makita niya si Albie, tila nagbago ang isip niya. Dahil baka makita at makilala siya ni Albie at paalisin siya sa resort na iyon. Nakaramdam siya ng takot na makita ito kahapon. Alam niyang halos mahigit 5 taon na ang nakalilipas, pero tila sariwa pa rin sa kanya ang bawat eksena na nangyari ng gabing iyon. Takot na takot siya noon at yun ang takot na nanaramdaman niya muli nang makita nito sa makalipas ang mahigit 5 taon. Sama ka na lang kasi sa akin sa Venice Hotel. Anong malay mo? Magustuhan nila tayo doon at i-hire tayo pagka-graduate natin. Pangumbinsi ni Maya sa kanya na tila hindi naman niya naiintindihan dahil kay Albie Del Sierra nakatuon ang kanyang isip. Maya, alam mo ba kung nasaan si Albie Del Sierra? Bakit? Nagtatakang tanong ng kaibigan. Wala lang, naalala ko lang siya. Baka siya na ang nagmamanage ng resort nila. Malabong mangyari yon. Dahil matagal nang wala dito si Albie at sa pagkakaalam ko, wala na daw itong balak bumalik dahil sa mga nangyari noon. Sagot nito at sinulyapan siya. Hindi na lang siya kumibo. Alam niyang wala namang taga-ilihan na hindi nakaalam ng mga nangyari noon kay Albie at sa pamilya niya. Alam niyang ayaw lang siyang tanungin ng kaibigan tungkol sa bagay na yon. Si Maya lang ang nag-iisang kaibigan niya sa university. Wala halos pumapansin sa kanya. Maliban sa ilang mga lalaking nagpaparinig sa kanya, nakaagad naman niyang tinatanggihan. Sa edad niyang 20, wala pa siyang nagiging boyfriend ni isa. Maraming nanliligaw sa kanya, pero ni isa wala siyang sinagot. Dahil aaminin niyang natatakot siya na baka pag nagkarelasyon na siya, eh hindi niya alam ang gagawin at maging tulad na siya ng mga kapatid niya. Nais sana niyang iwasang maging tulad ng mga kapatid niya. Nais sana niyang maging iba sa mga ito. At nais sana niyang maiwasang pagtsismisan sa kanilang bayan. Alam niyang inaasahan ng lahat na susunod siya sa yapak ng mga kapatid. Alam din niyang inaabangan ng mga ito kung anong lagi manggagawin niya tulad ng mga kapatid niya. Pero hindi. Hindi siya maaaring tumulad sa mga kapatid niya. Bata pa lamang siya. Pinangako niya na sa sarili na magiging iba siya sa mga ito at gagawin niya yon. Hindi naman niya kinakahiya ang mga kapatid dahil ito ang mga sumusuporta sa kanya lalo na sa pag-aaral niya. Hindi siya makapapasok sa university kung hindi dahil sa tulong pinansyal ng mga kapatid lalo na ang ate Gina niya na nagsusumika para makapagtapos siya ng pag-aaral. At eto na nga, ilang buwan na lang gagraduate na siya at hahanap siya ng magandang trabaho para naman makabawi sa mga kapatid. Pagkatapos ng klase, kaagad na siyang lumabas ng campus sakay ng bike niya. Maaga pa naman kaya balak niyang pumasyal sa Del Sierra Resort. Madalas naman siyang mamasyal doon sa tuwing naiinip siya. Nakakapasok siya doon ng libre dahil kakilala niya ang gwardiya na si Mang Simeon. Matanda na ito at sa pagkakaalam niya, matalik itong kaibigan ng tatay niya at mula nang itayo ang Del Sierra Resort, doon na ito namasukan. Kaya naman nang mapansin itong malimit siyang mamasyal doon, sa tuwing makikita siya nito kaagad na siyang pinapapasok sa loob. Magandang hapon po, Mang Simeon. Bati niya sa matanda ng kabababa ng bike at nilagay sa gilid ng kalsada. Oh, Sin! Nandito ka pala. Wala ka bang pasok? Katatapos lang po, sagot niya at itinaas ang plastic na hawak. Binilhan niya ng banana cue ito sa daan para merienda nito at pasasalamat na rin. Nag-abala ka pang bata ka. Salamat ha.
Magiliw na sabi nito at pinapasok na siya sa loob. Mang Simeon, bala ko po sanang dito mag-OJT. Maganda po ba ang patakaran dito? Tanong niya nang nasa loob na siya ng malawak na beach. Sa naririnig ko, nagpapasahod sila ng mga trainees dito. Nakangiting sagot nito habang hawak-hawak ang banana queue. Talaga po? Oo, Sin, at may mga nakapapasok ding OJT dyan. Nagugustuhan nila at pagka-graduate, kinuha nila agad at agad siya nagtatrabaho. Sagot nito, napangiti siya at nagpaalam na maglalakad-lakad lang sa tabi ng dagat, gaya ng madalas niyang gawin sa tuwing napapasyal siya sa resort. Wow, iba talaga pag andito ako. Parang wala akong problema. Sabi niya habang naglalakad-lakad sa tabi ng dagat. Bitbit niyang sapatos at nataas ang suot niyang pantalon para hindi mabasa sa hampas ng tubig. Sa tuwing narito siya, nare-relax ang isip niya at pakiramdam niya wala siya sa bayang iyon. Wala sa lugar kung saan hinuhusgahan ng marami ang pamilya niya. Weekdays ngayon kaya walang masyadong tao sa beach. May mga ilang turista, bakasyonista na naglalakad at alam niyang babalik-balik din ang mga ito sa resort ng Del Cielo dahil sa hatid nitong napakapayapa at nakaka-relax sa kaisipan. Naupo siya sa buhanginan at pinanood ang hampas ng tubig. May mga ilang batang naglalaro at may ilang mga couples na sweet na sweet habang magkahawa kamay na naglalakad sa tabing dagat. Kailan ko kaya mararanasan yan? Bulong niya at iginala ang mga mata sa magandang kapaligiran. Napako ang mga mata niya sa lalaki naglalakad mag-isa habang nakatingin sa dagat. Nakaapak ito habang nilalaro ng mga paa ang naghahabulang tubig sa buhangin. Asul na kakishort ang suot nito at puting polo na halos bukas na ang ilang botones na nagpapakita sa maganda nitong pangangatawan. Nagpatuloy siya sa pagsuri sa lalaki at nanlaki ang mga mata niya na makilala niya kung sino ito. Albie Del Cielo. Hindi niya alam ang gagawin habang nanatiling nakamata kay Albie sa di kalayuan. Alam niyang hindi siya nagkakamali. Ang lalaking nakikita niya ngayon at ang lalaking nakita niya sa mall ay iisa. Bumalik na siya. Naibulong niya sa kanyang sarili. Albie is back for good. Narinig niyang tinig sa di kalayuan. Napalingon siya doon at nakita ang babaeng nakabunggo niya sa mall na kasama ni Albie noon. Kausap ang may edad na babae na kung hindi siya nagkakamali, ito ay si Mrs. Del Cielo. Yes, tita. Ewan ko ba dyan kung bakit gustong-gusto niyang umuwi dito? Maarteng sabi ng babae. Nanatili siya sa kinauupuan habang pinaglipat-lipat niya ang tingin kay Albie at sa dalawang nag-uusap malapit sa kinauupuan niya. Napasulyap sa kanya ang babae at kumunot noo ito nang makita siya. Mabilis siyang nag-iwas ng mukha at dalidaling tumayo mula sa kanyang pagkakaupo at mabibilis sa mga ginawang paglakad palayo sa mga ito nang bigla siyang malakas na bumunggo sa kung ano at muntik pa siyang bumagsak sa buhanginan kundi lang may biglang humila sa bewang niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakatunghay sa kanya ang gwapong mukha ni Albie. Are you okay? Tanong nito na naghatid ng kilabot sa buong katawan niya. Mabilis siyang nakabawi at inalis sa mga kamay nito sa bewang niya. Yes, I'm sorry. Nakuha niyang sabihin at mabilis nilagpasan nito para makaiwas na. Miss, wait! Tawag nito na kinagulat niya at napahinto sa paglalakad. Nais niyang lingunin ito pero tila sasabog na ang dibdib niya sa kaba. You forgot something. Narinig niyang muling sabi nito at napatingin sa kamay na isang pares na lang pala ng sapatos ang hawak-hawak niya. Kakainis. Bulong niya at humugot muna ng malalim na hininga bago nilingon si Albie at naglakad palapit rito. Pilit niyang iniiwas sa mga mata rito dahil ramdam niyang nakasunod ang mga mata nito sa kanya. Here, sabi nito sabay abot sa puting sneakers na madalas niyang suot. Thank you.
mahinang usal niya at kinuha ang sapatos mula rito. "Do I know you?" tanong nito na nagpagulat sa kanya at napaangat ang mukha. Nanakita niyang nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Maybe not," sagot niya at ngumiti ng alanganin at mabilis na siyang naglakad palayo rito. Alam niyang nakasunod pa rin ang tingin sa kanya ni Albie hanggang sa makalayo siya, kaya halos hindi siya humihinga. Pagdating niya sa gate, daig pa niya ang hinabol ng aso sa paghabol niya sa hininga. "Oh, uuwi ka na? Ang bilis mo yata ngayon," sabi ni Mang Simeon sa kanya nang makita siya sa may gate. "Tumawag kasi si nanay, pinapauwi na po ako." Pagsisinungaling niya at pasimpleng sinulya pa ng pinanggalingan. Hindi niya nakita si Albie. "Ganun ba? Mag-ingat ka sa pag-uwi ha," sabi nito at mabilis na siyang lumabas at sinuot ang mga sapatos at hinila na ang bike. Muli pa siyang napasulyap sa may gate. Nagbabaka sakaling sinundan siya ni Albie, pero hindi niya ito nakita. Kumaway pa siya kay Mang Simeon bago tuluyang pinaandar ang bisikleta. Pagdating sa bahay, nagbunga nga ang nanay niya dahil sa ate Len niya. Nagsumbong daw si Miguel sa nanay niya, nakipag-party ang ate niya sa boss nito. Kaya naman, pinagsabihan niya ito. Alam niyang boto ang nanay niya kay Miguel dahil kahit papaano, maayos naman ang katayuan nito sa buhay. May mga negosyo ang pamilya nito at isama pa na, nag-iisang anak lang ito, kaya kung sakaling magkakatuluyan ito ng ate ko, hindi ito mahihirapan sa buhay. Ewan niya kung ano nangyari at bakit sumama ang kapatid sa boss nito. Samantalang alam niya mahal nito si Miguel. Bumuntong hininga na lang siya at nagtuloy na sa pag-akyat ng hagdan. Ayaw nang makisali sa gulo at ayaw niya nang malaman pa ang anumang detalye ng gulo. Pagdating sa gilid ng kanyang silid, kaagad niyang binagsak ang katawan sa kama at napatitig sa kisame. At tila nakikita niya na pangyayari kanina na bumunggo siya kay Albie at hinawakan siya nito sa bewang. "Nakilala kaya niya ako?" tanong niya. "Sin? Sin?" tawag ng nanay niya mula sa labas. "Bakit po? Lumabas ka muna dyan at ikaw na magluto. Sumasakit ang ulo ko sa kapatid mo," sigaw ng nanay niya. Wala naman siyang nagawa kaya tumayo na siya at bumaba. Alam niyang hindi maaasahan ng ate Len niya pagdating sa kusina. Wala naman ang ate Jenia na masyal daw ito kasama ang anak at si Abraham. "Hoy, Sin!" tawag ka sa kanya ni ate Len niya. "Bakit?" tanong niya sabay ikot sa mga mata. "Hindi ba't madalas kang pumunta sa Del Sierra Resort?" "O ano naman ngayon?" "Gaga, iwasan mo muna ang pagpunta mo doon. Dahil ang balita ko, umalik na si Albie dito sa atin," sagot nito na nagpahinto sa kanya sa paghiwa ng sibuyas. "Alam mo namang allergic sa atin yung visit na yon. Baka makita ka doon at mapagbuntunan ka pa niya," patuloy nito. "Hindi na rin naman siguro niya ako namumukhaan," sagot niya dahil yon ang inaasahan niyang mangyayari. "Anong malay mo? Alam mo namang bad boy yon. Baka ikaw ang mapagbuntunan ng galit sa pamilya natin." "Hindi yan. Saka matagal na yun, ate. Teka, hindi ba doon bubalak mag-OJT?" "Oo," sagot niya at inayos na ang kalan na paglulutuan niya habang nakaupo lang ang kapatid at wala itong balak tulungan siya sa paghahanda. "Sa iba ka nalang mag-OJT. Mahirap na. Ate, ano bang kinakatakot mo? Matagal na yon. Isa pa, baka nga hindi na tayo kilala ng taong yun eh. Hindi na mamatay ang anumang chismis dito sa bayan natin. At sigurado akong pag nakita ka ng Albie na yan at ng mga chismosa, bubuksan na naman nila ang kwentong tungkol sa atin at sa lalaking yun," sagot ng kapatid niya sa kanya. Alam naman niyang hindi na namamatay ang chismis sa pagitan ng pamilya nila at kay Albie. Alam niyang magpahanggang ngayon, topic pa rin ito ng mga chismosa sa bayan nila. Kahit pa sabihing 5 taon na ang nakalilipas.
maituloy pa nga kaya ni Sean ang balak na pag-OJT sa resort kung saan pagmamay-ari ng taong may mortal na galit sa kanyang pamilya? Ano na lang ang gagawin niyang desisyon sa buhay niya sa pagkakataong ito? Yan ang ating aabangan sa mga paparating pangbahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw! Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang The Unwanted Love Affair. Tunghaya na po natin ang ikatlong bahagi. Cindy Palmones, tawag na receptionist matapos niyang maibigay ang lahat ng requirements na hinihingi ng mga ito para makapagsimula na siyang mag-OJT. Tumayo siya at lumapit sa magandang babaeng nakangiti sa kanya. Sabi sa HR, pwede ka na daw mag-umpisa ngayon kung gusto mo. Nakangiting sabi ng babae. Talaga po? Tumango ang kaharap at sinabing pumunta siya sa opisina para maipaliwanag sa kanya ang mga gagawin at maipakilala din siya sa makakasama niya sa OJT. Matamis ang ngiti niya sa mga labi habang naglalakad sa malawak na pasilyo. Maliban sa mga cottages, may hotel din ang Del Cielo Resort pero hindi ito tulad ng Venice Hotel. Katamtaman ang laki nito at kung hindi siya nagkakamali, tatlong palapag lang ang taas ng building. Alam niyang binalaan na siya ng kapatid na huwag nang ituloy ang pag-OJT dahil baka pagsimulan pa ng gulo. Pero ewan nga niya kung bakit gustong-gusto niya makapasok sa Del Cielo Resort. Kahit ramdam niya sa sarili ang takot at panganib dahil baka magkaroon ng pagkakataon na makasalubong si Albie at makilala siya nito. Bata pa lamang siya, gusto niya na ang Del Cielo Resort. Madalas siyang dumaraan doon sa resort pero hindi makapasok dahil wala pa siyang pambayad. Nagagandahan siya sa malawak na karagatan na nasisilayan niya mula sa katamtamang taas ng bakod ng resort. Isama na bukod sa magandang lugar, tahimik at pakiramdam niya sa tuwing naririnig niya mga alon ay tila musika ang mga iyon na nagpapagaan sa pakiramdam niya. Isama pa na nais niya makapagtrabaho sa resort kaya nga HRM ang kursong kinuha niya. Nais niyang malaman kung papaano pinapatakbo ang ganoong uri ng negosyo at kung paano ito napapalago. Yan lang ang dahilan niya noon. Pero matapos na nangyaring eskandalo sa pagitan ni Albie at ng pamilya niya, ay nadagdagan ang dahilan niya kung bakit nais niyang makapasok sa mundo ng mga Del Cielo. Nais niyang malaman ang buong katotohanan. Nais niyang malaman ang nagawa ng pamilya niya noon sa pamilya ng mga Del Cielo at kung bakit nagawa ni Albie ang ginawa sa kanila noon. Isama pa na nais niyang hingi ng kapatawaran ang kapatid sa pamilya ng mga Del Cielo. Cindy Palmones, right? Tawag pansin ng isang babae na marahil kaedad niya. Oo, ako nga po. So, sister mo si Lenny Palmones? Tanong ng kaharap at hindi nakaligtas sa kanya ang pagtaas ng kilay nito at pasimpleng pagsuri nito sa kanya na tila may pangmamaliit. Oo, tipid na sagot niya. I see. Well, dito din ako mag-OJT and I guess ikaw ang makakasama ko the whole month. Sabi nito na habang nakangisi. Hindi niya kilala ang babae. Hindi siya sigurado kung sa parehong universidad ito pumapasok dahil iilan lang ang kilala niya doon. At sa nakikita niya sa babae, sa uri ng tingin at pagngisi nito sa kanya, isama pa ang pagbanggit nito sa pangalan ng kapatid niya ay hindi niya nagustuhan. I see. Tanging sagot niya at nilagpasan lang ito. Ramdam niya ang matalim na mga mata nito sa likod niya. Matapos silang mag-orientation, kaagad na silang nagpunta sa mga assigned na pwesto at gaya ng sinabi ng babae kanina, napag-alaman niyang si Lisa partner nga sila, alam niyang kailangan ngang pakisamahan ito. Wow, ang ganda talaga rito. Bulalas ni Lisa na makababa na sila. Papunta sa mga cottages na kailangan nilang i-check isa-isa at gawa ng reports.
Cindy? Tawag sa kanya ni Lisa habang pinabibilisan nito ang paglalakad. Liningon niya lang ito at tumakbo naman ito palapit sa kanya. Well, hindi naman ako andito para OJT talaga. Actually, nagpa-assign lang ako dito para makita si Albie. You know him, right? Narinig ko kasi na bumalik na daw ito sa Ilihan and I want to meet him. Paliwanag nito. Nagkibit-balikat siya dahil ewan niya kung bakit nito kailangan sabihin sa kanya ang hidden agenda nito. Kaya ikaw na lang ang mag-check ng mga cottages and I then share mo na lang sa akin ang mga reports na gagawin mo, okay? Patuloy nito at mabilis na tumalikod at iniwan siya. Bahala ka sa buhay. Hindi ako nagpapakahirap para sa'yo. Inis na sagot niya at mabilis na lumakad na pupunta sa mga cottage na kailangan niyang gawa ng report. Inisa-isa niya mga ito at masasabi niya, ginastusan talaga ang bawat silid dahil lahat magaganda. Kaya naman kahit weekdays may mga umuupa sa mga cottages. Masarap naman kasing mag-relax sa tabi ng dagat, lalo na kung gusto mo lang mag-isip muna at iwan ang ingay sa labas. Nasa huling cottage na siya, nang mapansin tanghali na pala at hindi pa siya kumakain. Pero minabuti na muna niyang tapusin ang unang assignment bago kumain. Kumatok siya sa cottage pero walang sumasagot. Pinihit din niya ang pinto nito. Hindi iyon nakalak. Marahil hindi pa ito okupado kaya naman, minabuti na niyang pumasok sa loob para masilip at ma-check ang mga kailangan. Ginala niya ang paningin, medyo kakaiba ito sa mga una niyang napasukan. Masyadong madilim ang loob na tila ba, kahit umaga na sa labas, gabi pa rin ang loob ng cottage. Who are you? Tinig na nagpapitlag sa kanya. Muntik pa siyang mapatalon sa gulat nang marinig ang boses mula sa likuran niya. Mabilis siyang humarap at kahit sa may kadiliman, nakilala niya kaagad ang lalaki. Si Albie. Hindi mo ba alam na off-limits ito? Tanong nito at pinindot ang switch ng ilaw. Kumalat ang liwanag sa buong cottage. Sorry po, tarantang sagot niya. At sinubukang umiwas lumakad siya papalapid sa may pinto pero hinarangan siya nito. Kaya naman bumunggo siya sa basang t-shirt nito. Ouch! Mahinang tili niya at nag-angat ng mukha. Nagtama ang kanilang mga mata. Napansin niyang kumunot ang noo nito. Habang pinaglalandas ang mga mata sa mukha niya, kaya naman nag-iwas siya ng tingin. Who are you? Tanong nito. Estudyante po ako. Andito lang po ako dahil sa OJT. Sagot niya na hindi naman tumitingin rito. Your name? Cindy Palmones po. Cindy? What a sweet name. Bulong nito at humakbang sa loob ng cottage. Bumuntong hininga siya at pasimpleng napahawak sa dibdib na tila drum ng tambol ang tunog. Hindi ka ba nasabihan, Cindy, na off-limits ang cottage na to? Tanong nito at sa pangalawang pagkakataon, binanggit nito ang pangalan niya na ewan niya kung bakit naghatid ng kilabot sa kanyang katawan. Nakalimutan ko lang siguro, tanging sagot niya at humarap dito. Nakita niyang kumukuha ito ng maiinom sa ref at nakaroon nga siya ng laya na magmasdan ito. 5 taon man lang ang lumipas, hindi pa rin nagbago ang itsura nito. Gwapo pa rin ito o tamang sabihin na mas gwapo ito ngayon dahil mas lumaki ang katawan nito at lumakas ang dating. Humugot siya ng malalim na paghinga matapos niya itong mapagmasdan. Kilala mo ba kung sino ako, Cindy? Tanong nito at binanggit na naman nito ang pangalan niya. Opo, kayo po ang anak ng may-ari ng Del Cielo Resort, sagot niya. Ngumisi ito at humakbang sa kinatatayuan niya. Wala sa loob na napaatras siya at nagpatuloy ito sa paglapit at pag-atras naman ang sa kanya hanggang sa madikit siya sa kahoy na dingding. Kilala mo ako, alam ko, sabi nito at iniharang ang dalawang kamay nito sa tabi ng mga balikat niya. Tila siya nasukol nito habang nakatingin sa mga mata niya. Bakit, tanong niya at sinulya pa ng mga nakaharang nitong kamay sa kanya at lumipat pa ang isang hakbang at nasasamyo niya na ang mainit na hininga nito na tila humahaplos sa mukha niya. Napalunok siya ng ilang beses dahil kahibla na lang ang layo ng mga labi nito sa mga labi niya. Anong ginawa ng isang Cindy Palmones sa loob ng solar ko?
Alam mo bang pinasok mo? Teritoryo ng kaaway. Sabi nito na nagpagulat sa kanya at nanlalaki ang mga matang na patitig siya rito. Kitang-kita niya ang pagbalasik ng mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Nakikita niya ang galit at pagkasuklam na nakita niya noon rito 5 taon na ang nakalilipas. Nanatili siyang walang kibo at nakatingin lang sa mata ni Albi na puno ng galit. Paano nangyaring ganoon kadali siyang nakilala ni Albi? 5 taon na ang lumipas at napakabata niya pa na nangyari yon. Ngayon sa pagkikita nila, kaagad siya nitong nakilala kung paano niya ito kaagad nakilala. Ganoon din ba ito sa kanya? Ibig bang sabihin ganun ito kagalit sa buong pamilya niya at hindi nito nakalimutan ang itsura nila sa paglipas ng mga taon? Anong ibig mong sabihin? Nakuha niyang tanong sa kabila ng kaba at takot. You exactly. You know it exactly. Pag-uulit niya. Cindy, don't fool me. Mariing sagot niya at pinaglandas nito ang mga mata sa mukha niya. Pababa sa leeg at sa puting t-shirt na suot niya at siya mismo kitang-kita niya ang pagtaas-baba ng mga dibdib sa kabang nararamdaman niya at tila humahaplos sa mga iyon sa basang t-shirt ni Albie. Andito ako para sa pag-aaral ko at bakit sa Del Cielo? Anong binabalak mo? Inakala mo bang wala pa rin ako dito? Kaya naglakas loob kang pumasok sa pagmamay-ari ko? May pag-aakusang sabi nito. Sinusubukan niyang itulak ang isang kamay nito sa nakaharang sa kanya dahil hindi niya gusto ang nararamdaman sa sobrang lapit ni Albi sa kanya. Pero walang laban ang lakas niya sa lakas nito. Binabalak mo bang ipagpatuloy ang hindi natapos ng kapatid mo gamit ang maamot mong mukha? Ako sa parito na ikinagulat niya at nanlaki ang mga matang na patitig siya sa mga mata nitong puno ng galit at puot. Wala akong intensyong masama. Andito lang ako para... Hindi ito ang unang beses na nakita kita dito sa Del Cielo. Pinagpaplanuhan nyo na naman ang pamilya ko? Sabi ng hindi. Galit na hiyaw niya at buong lakas na tinulak ito at nagawa na naman niyang mailayo ito sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Alam mo sa sarili mo hindi ka dapat pumasok rito. Dahil siguradong pagsisimula na naman ang gulo ang pagtungo mo sa Del Cielo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Naguguluhang sagot niya. Umalis ka rito sa Del Cielo Resort bago pa ako makagawa ng bagay na sigurado akong hindi mo magugustuhan. Wala akong ginagawang masama. Andito ako para sa OJT ko. At hindi ako aalis dito dahil lang sa sinabi pagdating mo. Pagdating niya sa gate, hindi ako natatakot sa iyo ng aso dahil sa wala akong ginagawang masama. Oh, nakuha niyang sabihin sa kabila ng ang takot ang bilis niya. Mo yata ngayon. Huwag mong sabi ipilit ang bagay na ayaw ko, Cindy. Makita siya sa may gate. Alam mo kung paano ako magalit. Tumawag kasi si nanay. Saksi ka sa ginawa ko noon sa pamilya mo. Baka magulat ka. Magawa ko muli ang bagay na yon. Pag hindi ka kusang umalis ng resort ko. May banta sa tono nito at hinila siya sa braso sabay tulak nito sa kanya sa dingding. Hindi pa man siya nakababawi. Maras naman itong hinawakan ang mukha niya na kayang-kaya ng malapad na kamay nito na ikuyom sa palad nito ang buong mukha niya. Napangiwi siya dahil nasasaktan ang pisngi niya sa mahigpit na pagkakahawak nito. Ramdam niya mga daliri nitong bumabaon sa pisngi niya. Get out of here, Cindy. Huwag na huwag kang tutungtong pa sa pagmamay-ari ko. Kayo ng pamilya mo. Marahil hindi ka nakikilala ng tumanggap sa'yo rito kaya nakapasok ka sa resort. Pero andito ako para pigilan ang anumang binabalak ng pamilya mo sa pamilya ko. Mariing banta nito na pakiramdam niya naririnig niyang nagbabasaga ng mga ngipin nito sa galit. Wala akong ano. Shut up, you slut. Nandidiring mariing sabi nito sa mukha niya sabay bitaw sa mahigpit na pagkakahawak sa mukha niya. Nanghihina siyang napalugmok sa sahig. Tiningala niya ito at masamang tingin ang ipinukol niya rito. Nagkasukatan sila ng tingin. Hindi ako aalis rito. Tatapusin ko ang isang buwan ko rito. At hindi mo ako mapipigilan. Dahil sa maling iniisip mo. Matapang na sagot niya. Nakita niyang kumunot ang noon nito. Matapang ka na ngayon. Bakit? Kaya na ba ng tulad mo ang isang delserong tulad ko? Mayabang na sabi nito. Matapang ako dahil wala akong ginagawang masama.
Marahil wala pa sa mga yon. But soon, I know, kikilos ka, tulad ng mga kapatid mo. Pero hindi ko hahayaang gawin mo dito sa loob ng pamamahay ko. Ano ba kinakatakot mo? Hindi ba't ikaw na mismo ang nagsabi? Hindi ko kakayanin ang isang tulad mo. Taas noong tanong niya. Ayoko lang na madungisan ang resort na ito ng isang maruming tulad mo. Sagot nito. Napangiwi siya pero hindi na lang siya nagpahalata. Alam naman niya kung gaano kababaw ang tingin nito sa kanya, maging sa pamilya niya. Ikaw, ang mga kapatid mo ang salot sa bayan na ito. Ang siyang sumisira sa reputasyon ng Ilihan. Kung hindi lang ako pinaalis ni Papa noon, sigurado akong matagal na kayong wala sa bayang ito. At kahit kailan, hindi na makababalik pa. Ganoon ba kasama ang tingin mo sa akin at sa pamilya ko? Oo, dahil ginagamit niyo ang mga maaamo niyong mukha para sumira ng magandang pamilya. Pinapagamit niyo ang mga katawan niyo para kumita ng pera. Ang mga tulad ninyo ay hindi kailanman nababagay sa bayang ito. Sigaw na paliwanag niya. Kung may nagawa man kami noon, nagsisisi na kami. At, come on Cindy. Alam ko na magpahanggang ngayon, ayan pa rin ang kinabubuhay niyong mag-anak. Ikaw, paano ka ba nakapag-aral sa sikat na universidad? Alam mo ba kung kaninong pamilya inagaw ng mga kapatid mo ang pinambabayad mo sa eskwela? Ang mga damit mo. Alam mo ba kung kaninong pamilya ninakaw ng mga kapatid mo ang ipinambili mo niyan? Detanya nito na kinagulat niya. Dahil tila alam na alam nito kung ano ang nangyayari sa buhay nila at nais niyang ipagtanggol ang pamilya. Pero ano bang maidadahilan niya? Lahat naman ang sinasabi nito ay totoo. Ngayon Cindy, sabihin mo sa akin na nagsisisi na ang pamilya mo. Tuya nito. Napakagatlabi siya at nagyoko ng ulo. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Alam naman niyang ganoon pa rin ang nangyayari sa pamilya nila at yon ang tila ikinabubuhay nilang mag-anak. Umalis ka na sa Del Cierro, Cindy, bago pa kita kalad ka rin palabas ng gate tulad ng ginawa ko sa inyo noon. Matagalan pa nga kaya ni Cindy ang ganitong pag-uugali ng may-ari ng Del Cierro Resort. Ngayon na nagkita na sila ni Albie at nagkaroon na ng pagkakataon na makapag-usap ng harap-harapan, magawa pa nga kaya niyang tapusin ang isang buwan sa lugar na iyon? Ano pa ang lihim ng pamilya na ating matutuklasan? Yan ang ating pakaalamin sa mga paparating pangbahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Abangan po muli natin bukas sa ganito ring oras. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang The Unwanted Love Affair. Tunghayan na po natin ang ika-apat na bahagi. Nay, hanggang kailan po ba nila tayo patitirahin dito ng libre? Tanong niya sa nanay niya habang nag-aayos ng mga pinamili sa palengke. Isinama siya ng nanay sa pamamalengke kanina at halos madaanan nilang mag-ina, nagbubulungan at alam niyang naririnig ng nanay niya ang mga ibinubulong ng mga ito tungkol sa ate Gina niya at sa Mr. Del Cierro na yon, nagmamay-ari ng malaking resort sa bayan, ang Del Cierro Resort. Si Mr. Del Cierro ang may-ari ng bahay na tinitirhan nilang mag-anak ngayon. Lumang bahay ito ng mga Del Cierro at wala nang tumitira dahil malapit sa resort na nakatira ang pamilya nito at pinatitira sila nito dahil tila may interes ito sa ate Gina niya. At hindi niya ikinatutuwa iyon. Alam niyang marami nang kinasama ang kapatid na dipamilya na siyang tila ikinabubuhay nilang mag-anak. Wala naman siyang magawa kahit tutol siya. Ano ba naman ang magagawa ng isang 15 anyos sa dalagita? Tikom lang ang bibig ang kaya niyang gawin sa bawat nakikita niyang hindi magandang gawain ng mga kapatid na babae. Wala naman ang nanay nila, walang magagawa dahil nakikinabang din ito sa kung anong makukuha ng mga ito sa ginagawa. Tulad ngayon, libre ang tinitirhan nila. Isama pa nila, inaabutan ng monthly allowance ni Mr. Del Cierro ang ate niya na siyang ibinibigay nito sa nanay nila na siya namang ginagamit nila sa pang-araw-araw.
hanggat gusto natin, sagot ng nanay niya at nagsimula nang iayos ang niluluto ngayong tanghalian. Linggo ngayon kaya wala siyang pasok, pero siya lang at ang nanay niya ang nasa bahay. Ang ate Gina niya hindi niya alam kung nasaan o baka kasama ni Mr. Del Sierro ito. Ang ate Jane naman niya, alam niyang nasa kabilang bayan dahil daw sa trabaho. Alam niya kung ano ang ginagawa ng kapatid doon. Di lang ilang beses na niyang narinig sa mga kaeskwela na nakikita nilang pumapasok ang kapatid sa isang computer shop kung saan daw nagkakaroon ng konting palabas mula roon. Alam naman niya kung ano ang klase ng trabaho nito. Maganda din ang ate Jane niya, pero mas maganda at kaakit-akit ang inosenteng mukha ng ate Gina niya. Kaya naman, sa tuwing may magkakagusto ritong mayayaman na di pamilya, eh sunod ang layaw nito, pati sila naaambunan. Samantalang ate Jane naman, halos walang nagtatagal na lalaki rito. Hindi niya alam kung bakit. Kaya sa kung ano-anong racket na lang ang ginagawa nito, gamit ang ganda. Sa kanilang lahat, ang ate Jane niya ang hindi nakatungtong ng high school. Ang ate Lenny naman ay nakagraduate lang ng high school at nakapag-enroll sa isang vocational school dahil na rin sa pera at tulong ni Mr. Del Sierro. Eh madalas din niyang marinig ang pangalan nito dahil paiba-iba rin ito ng sinasamahan sa mura nitong edad. Ewan niya kung bakit ganoon ang mga ginagawa ng mga kapatid niya. Marahil dahil sa kahirapan. Dahil ba minsan nararanasan nilang magutom? Dahil ba nakaranas na sila ng hirap, sobra-sobrang hirap sa buhay, na ni maisubo ay wala sila? Tanong niya sa sarili. At sa tuwing iniisip niya ang nangyari sa mga kapatid, ay hindi niya maiwasan na mapaisip kung darating ba ang panahon na magiging tulad siya ng mga ito? Sa edad niyang 15, wala pa ni isa siyang naging nobyo. May mga nanliligaw pero hindi niya binibigyan ng pag-asa dahil aaminin niya sa sarili na nais niyang maging iba sa mga kapatid na babae. Nais niyang ibang landas ang tahaki niya. Nais niyang huwag marinig sa mga bibig na mga chismosa sa bayan ang pangalan niya. Nais niyang makuha ang mga pangarap na hindi ginagamit ang ganda at katawan kundi ang kanyang talino. Anak, sabihin mo nga ang Ate Gina mo na bumili ng soft drinks at nakalimutan kong bumili, utos ng nanay niya habang abala ito sa pagluluto. Dito ba kakain si ate? At kasama niya si Mr. Del Sierro? Kaya maglilinis ka na ng sala, anak. Baka sabihin eh pinababayaan natin itong bahay niya, utos ng nanay niya. Tumango na lamang siya at tumayo mula sa sofa at sinimula na niyang maglinis. Kilala sa bayan nila ang mga Del Sierro dahil nabibilang ang mga ito sa mga mayayaman sa bayan nila. Kaya lalong naging maingay ang pangalan ng ate Gina niya dahil walang hindi nakakakilala kay Mr. Del Sierro na siyang sinasamahan ng kapatid ngayon. Sin, halika, dali! Tawag mula sa labas ng bahay. Nagtatakbo siya palabas at nakita ang ate Gina niya sa tapat ng kulay pulang mamahaling sasakyan sa tapat ng gate. Ate, bakit? Halika, dali! Masiglang tawag nito sa kanya at lumapit siya. Nakita niya si Mr. Del Sierro na nakababa lang ng sasakyan. Tignan mo, anong meron sa likod? Utos ng ate niya at itinulak siya papunta sa likod ng pickup. Nakita niya ang bike na kulay pink sa likod. Napanganga siya at sinulya pa ng kapatid na nasa tabi ni Mr. Del Sierro. Nakangiti din ito sa kanya. Para sa'yo yan, Sin, sabi ni Mr. Del Sierro. Talaga po? Masiglang sabi niya at mabilis na ibinaba ang bike sa sasakyan. Sabi ko na nga ba, magugustuhan mo yan eh, sabi ng ate niya at lumapit sa kanya. Salamat ate, masiglang sabi niya. Gina, pumasok na kayo sa loob, kakain na, tawag ng nanay niya. Nakadungaw sa may pintuan. Nay, tignan nyo, may bike na ako. Di na ako maglalakad ng malayo pagpapasok sa eskwela. Masiglang sabi niya at mabilis na sinakyan ng bagong-bagong bisikleta. Maingat ka ha, dahan-dahan ka, bilin ng nanay niya. Thank you po, Mr. Del Sierro. Pasalamat niya rito
at mabilis na pinaandar ang bike. Alam niyang pera ni Mr. Del Siero ang pinambili ng Ate Gina niya sa bike. Wala naman siyang magagawa kundi tanggapin na lang. Kesa sa mag-inarte pa siya, malino pa naman sa sikat ng araw kung ano ang relasyon ng ate niya kay Mr. Del Siero. Malayo-layo na rin ang nararating niya sa pagbabike at natutuwa siya dahil ihip ng hangin ang dumadampi sa mukha niya at gusto niyang napapagaan na pakiramdam. Huminto siya sa tapat ng gate ng Del Siero Resort. Nakaramdam siya ng guilt habang nakatingin sa malawak na gate. Sunod-sunod na busina ang narinig niya mula sa likod. Mabilis niyang itinabi ang bisikleta sa gilid para mabigyan ng daan ang magarang sasakyan. Nakita niyang sakay ng gray na kotse si Albie Del Siero, panganay na anak ni Mr. Del Siero. Bukas ang bintana ng driver's seat kaya nakita niya ito. Nagkatinginan sila at hindi nakaligtas sa kanya ang masamang tingin nito. Nagulat siya ng una pero naisip niyang nasa bahay nila si Mr. Del Siero ngayon at kasama ang ate niya, imbis na kasama nito ang pamilya. Napalunok siya at mabilis na hinila ang bike at sinakyan yon pinaandar hanggang sa may gilid ng mababang bakod ng resort. Bumuntong hininga siya at nilingon ang pinanggalingan. Wala na roon ang kotse. Bumaba siya sa bike at isinandal ang bike sa pader at umakyat siya doon. Mula sa pader, nasisilip niya ang malawak na resort, ang mga kubo, cottages, mga turistang ine-enjoy ang malalakas na hampas ng alon. Natutuwa siyang pagmasdan ang payapang lugar na iyon. Naupo siya. Ninamnam niya ang malamig na simoy ng hangin at pinakinggan ang pagaspas ng tubig. "What are you doing here?" "Bakit ka umakyat dyan?" tanong mula sa may likuran niya. Mabilis siyang napalingon at nakita si Albie na kunot noong nakatingin sa kinatatayuan niya. "Bumaba ka dyan, baka mahulog ka," sabi nito. Pero wala siyang mahimigang pag-aalala sa tono. Pasensya na po. Paumanhin niya at mabilis na tumalon sa bakod. Nakita pa niyang nagulat si Albie sa ginawa niya. "Sorry po." Paumanhin niya ulit at napatingin sa binatang nakatayo sa harapan niya. Matangkad ito. May pagkamoreno ang buhok at medyo makapal tinatangay ng hangin. Pero bagay naman rito. May magandang mata at makakapal na kilay. Matangos ang ilong at manipis na labi na bumagay naman dito. Napakasimple lang ang suot nito. Puting t-shirt at itim na pantalon. Pero may kakaibang dating sa kanya. "Ano bang tinititigan mo dyan?" tanong nito na nagpahinto sa kanya sa palihim na pagsuri nito. "Wala po. Gusto ko lang po makita ang tabing dagat." Sagot niya at inayos ang t-shirt na may mukha ni Hello Kitty. Napansin kasi niyang nakatingin si Albie sa damit niya at lalong nagkasalubong ang mga kilay nito. Alam naman niyang may malaki siyang hinaharap na sinasabing biyaya nilang magkakapatid dahil yon ang naging puhunan ng mga kapatid. Sa edad niyang 15, hindi rin niya maitatago ang namanang hinaharap. "Bakit hindi ka pumasok sa loob?" tanong nito at napahawak sa mga kilay at iniwas sa mga mata sa damit niya. "Wala po akong pambayad sa entrance fee." "Bakit hindi ka humingi sa mga kapatid mo, lalo na sa Ate Gina mo?" matalim na sagot nito. Alam naman niyang imposibleng hindi alam ni Albie ang tungkol sa ate niya at ang papa nito. Kalat na sa buong ilihan ang relasyon ng kapatid niya at ama nito. Panganay sa tatlong anak ni Mr. Del Siero si Albie at dalawang babae ang sumunod rito. Sa pagkakaalam niya, nasa third year college pa lang si Albie sa universidad sa kanilang lugar. At kilala ito dahil paiba-iba rin ang dinidate ng mga kadalagahan sa bayan nila. Hindi naman siya nagsisisi, lalo na mga babaeng sumasama rito. Ano pa nga ba ang hahanapin nila sa isang Albie Del Siero? Mayaman, guwapo, matalino kahit naman siguro siya papangarapin niyang makadate si Albie kung papala rin. Pero syempre, malabo mangyari yon dahil sa agwat ng edad nila at estado sa buhay. Sa mga naririnig niya kasi, hindi naman bastang babae ang dinedate nito. Namimili daw ito ng ka-level nito. Kaya wala siyang pag-asa dahil hindi sila magka-level. Pero ganoon pa man,
Alam niya ang lahat ng tungkol kay Albie dahil pahilihim niya itong pinapangarap kahit alam niyang hindi pwede at walang mangyayari sa pangarap niya kay Albie. Kailanman, hindi siya magugustuhan nito, lalo na ngayon, nadadawit ang pangalan ng ate niya sa papa nito. Mauna na po ako, pasensya na po ulit. Iwas niya at mabilis na hinila ang bike sa gilid. Pero nagulat siya ng marahas na hilahin yon ni Albie at binagsak sa kalsada. Napatili siya at nanlaki ang mga matang na patitig kay Albie. Bago ang bike mo ah. Kalmado pero mariing sabi nito. Hindi siya kumibo. Yumuko siya para itayo ang natumbang bike pero inapakan yon ni Albie. Binili ba yan ng papa ko? Galit na tanong nito. Napasinghap siya at nilayo ang kamay sa bike. Kasama ba ng ate mo ngayon ang papa ko? Mariing tanong nito at sinulyapan siya. Nanatili lang siya nakatingin sa mga mata nitong puno ng puot. Napaatras siya at nagulat siya nang marahas na hilahin ni Albie ang braso niya. Bumunggo siya sa dibdib nito. Napangiwi pa siya dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa braso niya. Naramdaman niya mga kuko nitong bumabaon sa balat niya. Sabihin mo sa papa ko, umuwi na siya at hinahanap na siya ng pamilya niya. Utos nito sa kanya na halos maglabasan na mga ugat nito sa leeg. Nasasamyo rin niya ang mainit nitong hininga sa sobrang lapit na mga labi nito sa labi niya. Albie, tanging lumabas sa bibig niya na ewan niya kung narinig ni Albie dahil sa takot. Ganyan nga ba, matakot ka? At sabihin mo sa kapatid mo kung paano ako magalit. Patuloy nito at lalo pa siyang hinila palapit rito. Naramdaman niyang bumunggo ang dibdib niya sa matipuno nitong katawan. Hindi naman nakaligtas sa kanya ang pagyuko ni Albie at pagsulyap sa mga dibdib niya. Nag-init ang pisngi niya sa kakaibang ramdam. You got the body and looks. Perfect ha? Bulong nito at sadyang pinaglandas ang mata nito sa katawan niya. Naka-t-shirt at walking short lang siya na madalas niyang isuot at litaw na litaw ang makikinis niyang binti. Sa dami ko nang narinig na hindi magaganda sa kapatid mo, bakit sa iyo, Cindy, wala pa? Sabi nito na kinagulat niya. Paano nalaman ni Albie ang pangalan niya? Cindy Palmones. Bigkas nito sa pangalan niya at lumuwag na rin ang pagkakahawak nito sa braso niya. Kilala mo ako? Wala sa loob na tanong niya at nais niyang pagsisihan yon. Sino bang hindi nakakakilala sa mga Palmones dito sa bayan na ito, ha, Cindy? Panunuya niya. Of course, Cindy, I know you. Sagot nito at muling pinaglanda sa mga mata sa kabuoan niya. At a young age, masasabi kong may maganda kang mukha at katawan tulad ng mga kapatid mo. Sabi nito na ewan niya kung matutuwa ba siya o hindi dahil sinasabihan niya itong maganda. And you are still mysterious. Sa mga naririnig ko, never ka pang nagka-boyfriend. Samantalang ang mga kapatid mo, elementarya pa lang kung kani-kanino na sumasama. Patuloy nito. Nagyuko siya ng ulo at sinubukang bawiin ang brasong hawak pa rin nito. Pero hindi yun binitawan ni Albie at muli hinila siya nito palapit sa kanya. Aray! Why, Cindy? Dahil ba hindi mo pa nakikita ang tamang lalaking mag-aahon sa iyo sa kahirapan? That's why you are serving yourself? Hindi pa ba dumarating ang matandang mayaman na mag-aalis sa iyo sa bayan na ito? May galit na tanong nito. Bitiwan mo ako! Inis na hiyaw niya at pilit na binabawi ang braso nito. Yun ang totoo, hindi ba? Dahil katulad ka rin nila. Naghihintay ka lang ng tamang lalaki para gamitin mo, katulad ng mga kapatid mo. Katulad ng ginagawa ng ate mo sa papa ko. At buong pamilya mo, nakikinabang sa pera ng pamilya ko. Dahil sa kalandian ng kapatid mo. Galit na litanya nito at mabilis na umigkas ang isang kamay para sampalin ito, pero mabilis nitong nahuli yon. Don't you dare. Baka magulat ka at masampal din kita. Banta nito habang pareho na nitong pigil ang mga kamay niya. Nagpupumiglas pa rin siya para makawala rito. Pero ano ba naman ang laban niya sa lakas nito? Hindi ako nananakit ng babae. Pero kung isang katulad mong Palmones, hindi ako mag-aatubili. Wala akong kasalanan sa'yo. Nakuha niyang sabihin sa takot, kasabay ng pagpatak ng mga luha.
Hindi siya iyakin pero takot siya. Takot na takot siya kay Albie. Lumuwag ang pagkakahawak nito sa mga kamay niya at nakakuha siya ng pagkakataon at mabilis na binawi ang mga kamay rito at pinunasan ang mga luhang sunod-sunod na pumapatak. Hindi ko din gusto ang nangyari sa mga kapatid ko, sabi niya at lalong nag-iiyak. Akala mo ba masaya ako sa ganitong sitwasyon namin? Sa tuwing lalabas ka ng bahay, pinagbubulungan ka. Puro masasamang salita ang naririnig mo sa eskwela. Akala mo ba may mga kaibigan ako? Wala, dahil ayaw ng mga magulang nilang makipagkaibigan sila sa akin. Umiiyak na letanya niya. Nanatili lang nakamata sa kanya si Albie. Hindi ko rin to gusto, pero anong magagawa ko? Umiiyak na patuloy niya at mabilis na dinampot ang bike sa kalsada at walang lingon na sinakyan yon habang umiiyak at mabilis na pinaandar. Nais na niya makalayo mula kay Albie. Yon ang unang pag-uusap nila ni Albie, pero sobra-sobrang takot ang idinulot noon. Matagal na niyang pinapangarap na makaharap ang binata. Gayon din ang makausap, pero hindi sa ganitong paraan. Ano pa nga kayang tagpo ang naghihintay sa muling pagkikita ni na Albie at Cindy? Ano ang epekto nito sa buhay nilang dalawa? Saan hahantong ang pakikiapid ng kapatid ni Cindy sa pamilya ni Albie? Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang The Unwanted Love Affair. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Papasok na po ako. Paalam niya kinabukasan. Ingat ka, Sin. Dahan-dahan ka, ha. Huwag kang magmamadali. Bilin ng nanay niya. Opo, Nay. Sagot niya at inilabas na ang bike sa gate. Sin! Sin! Tawag ng ate Gina niya at tumatakbong lumabas ng gate. Bagong gising pa lang at nakapantulog pa. Idagdag mo to sa baon mo, sabi nito at iniabot ang 500. Huwag na, ate. May ibinigay na naman si nanay sa akin. Ano ka ba? Idagdag mo. Kumain ka sa ice cream house. Pamimilit nito kaya naman kinuha niya na rin at itinabi na lang. Ano nangyari sa bike mo? Biglang tanong ng ate niya nang makita ang basag sa salamin nito sa gilid ng manibela. Hindi niya sinabi kanino man na nakita niya si Albie Del Fierro. Hindi niya sinabi na halos durugi na siya nito sa mga kamay nito dahil sa pagkakasukla nito sa pamilya niya. Alam naman niyang lilikha pa ng gulo pag nagsumbong siya sa ate nina niya. Alam niyang kahit di maganda ang ginagawa ng ate niya, hindi pa rin gustong nasasaktan sila o di kaya naaagrabyado. Nasagi lang sa pader kahapon, pagsisinungaling niya. Hindi ka ba natumba o naaksidente? Pag-aalala nito. Hindi po, ate. Nasagi lang po sa may pader kahapon. Excited kasi ako. Ganun ba? Hayaan mo pag may time ipapaayos natin. Huwag na lang, ate, okay na to. Sagot niya at mabilis na nagpaalam sa kapatid. Mabagal pinatakbo ang bike dahil maaga pa naman at nais niyang manamnam ang malamig na simoy ng hangin. Kagabi halos hindi siya nakatulog sa kakaisip kay Albie. Tumatak sa kanya ang galit sa mga mata nito at ang masasakit na salita nito. Pero lahat naman ng yon ay totoo at hindi niya ito masisisi. Malapit na siya sa eskwelahan na marinig ang busina mula sa likuran. Tumabi siya at nakita ang pulang sports car. Agad niyang nakilala ang nagmamaneho, si Albie. Sinulyapan lang siya nito at mabilis na pinaharurot ang sasakyan nito. Sinundan niya ng tingin ang pulang kotse at napabuntong hininga. Kahit sa saglit na pagtama lang ng mga mata nila ni Albie, hindi nakaligtas sa kanya ang matalim na tingin nito. At siya naman, ewan niya kung bakit kinakabahan siya nang makita si Albie. Narinig niyang kumabog ang kanyang dibdib. Ano ka ba, Sin? Takot lang yan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano.
Pangumbinsin niya sa sarili at pumasok na sa gate ng eskwelahan. Ang SMU ay naging isang public school ng bayan ng Ilihan. Maganda at malaki naman ang paaralan sa pagkakaalam niya. Ang mga tropa niya ang nakakasama niya noon. Sinabi na ipinatayo itong eskwelahan para sa tulad nilang hindi kayang pumasok sa isang prestihiyosong universidad o paaralan. Hanggang high school lamang kaya karamihan sa kabilang bayan pumapasok sa vocational school. Salamat sa Ate Len niya, doon ito nag-aral ngayon. At sana kahit 2 taon lang makapagtapos ng kapatid. Dahil sa kanilang 5, wala pang nakakapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos ng klase, kaagad na siyang lumabas ng campus. Wala naman siyang kaibigan kaya kaagad umuwi siya pagkatapos ng klase. Uuwi ka na ba, Sin? Tanong ni Jay, kaklase niya habang inaalis pa sa pagkakapadlak ang bike. Oo, tipid na sagot niya. Hindi ito ang unang beses na paglapit sa kanya ni Jay. Ilang beses na rin itong nagparamdam at nagregalo ng kung ano-ano, pero nilinaw niya rito na wala itong maaasahan sa kanya. Gusto mo bang mag-ice cream? Tanong nito. Busog ako, saka hinihintay na ako sa bahay. Mabilis na sagot niya at mabilis na pinaandar ang bike. Ewan niya pero tila natatakot siya sa tuwing may kakausap sa kanyang lalaki. Lalo na't maraming taong nakatingin. Iniiwasan niyang bigyan ng masamang kahulugan ang pakikipag-ugnayan niya. Hanggat maaari, umiiwas siyang mapag-usapan sa bayan nila. Ayaw niyang marinig sa mga tao ang pangalan niya at kung sinong lalaking kasama niya at kung ano ang nangyayari sa kanila. Di ilan beses na niyang narinig sa mga kapitbahay na babatapa daw siya kaya marahil hindi pa niya sinisimulan ang tulad ng ginagawa ng mga kapatid. Madalas pa niyang marinig, pare-pareho lang daw silang magkakapatid at imposibleng hindi siya matulad sa mga ito. Naiiyak siya sa tuwing naiisip niya ang bagay na yon. Wala ba siyang karapatang maging iba at tahakin ng ibang landas at hindi ang landas na tinatahak ng mga kapatid niya ngayon? Dinala siya ng pagbibisikleta sa isang convenience store. Maraming estudyante ang nakatambay sa loob, maging sa labas ng kilalang convenience store. Nais lang sana niyang bumili ng sundae. Mura lang kasi, marami na at masarap pa. Nagtuloy siya sa loob at pumila na. Mula sa loob, napansin niya ang grupo ng mga binatang masayang nagbibiruan sa labas. Agad niyang nakita si Albie. Nakaupo at pangiti-ngiti sa kung anong ikinukwento ng kasama nitong nakaupo din. Napansin din niyang panay ang pakyut ng ilang kadalagahan sa kabilang mesa sa kanilang grupo. Sino ba naman ang hindi dahil lahat gwapo at sigurado siyang may kaya din ng mga kaibigan ni Albie dahil sa itsura lang nito, hindi ito nakikipagkaibigan basta-basta. Lihim niyang napagmasdan mula sa loob ng convenience store si Albie. Nakasuot lang ng simpleng itim na t-shirt pero lutang na lutang ang kagwapuhan nito. Bumuntong hininga siya at naalala ang nangyari kahapon. Galit siya sa akin. Bulong niya at mabilis na nagbayad ng kinuha ang binili. Bago siya tuluyang lumabas, sinulyapan niya muli si Albie. At sa pagkakataong iyon, nahuli siya nitong nakatingin sa kanya. Nagulat siya at napatitig rito. Una siyang nagbawi ng tingin rito at mabilis na lumabas ng convenience store. Paglabas, iniwasan niyang lingunin ang kinauupuan ng mga ito. Nagtuloy siya sa bike niya. Pasakay na siya nang biglang may lumapit sa kanya. "Hi, Sin." Bati ng lalaking nakita niyang kasama sa grupo ni Albie. Sinulyapan niya sa mesa si Albie at nakita niyang nakatingin ang mga ito sa kanya at sa kasama ng mga ito. "Bakit?" Kiming tanong niya at inilagay sa basket ng bike ang sundae. "I'm Jeffrey, by the way." Pakilala nito at iniabot ang kamay pero hindi niya tinanggap iyon. Sinulyapan niya muli si Albie at mga kasama nito na tila ba natatawa. "Sige, mauna na ako." Paalam niya, nais niyang umiwas dahil alam niya na pinagtitripan siya ng mga barkada ni Albie dahil sa utos ng binata. "Sandali lang, dun muna tayo. Pakilala kita sa mga barkada ko."
sabi nito at hinawakan siya sa siko. Mabilis siyang umiwas. Kilala kita si Weekdays ngayon kaya kapatid wala masyadong tao ba? Sa beach. Nakangising sabi nito. May mga ilang turista. Alam niya na kung ano ang sunod na sasabihin nito. At alam niya kaya naman balik, hinila niya balik ng bike. Balik din ang mga ito pero sa pinigilan resort siya ng nito. Del Sierro. Huwag mo kong ipapahiya sa mga kaibigan ko. Baka hindi mo ako kilala. Nakaka-relax sa kaisipan. Isa pa, alam ko kung ano kayong magkakapatid dito sa bayan na ito. Pinanood ang hampas ng tubig. Bulong nito sa tenga niya. May mga ilang batang naglalaro dito. At may ilang mga couples ano kailangan na sweet habang magkahawa kamay na naglalakad hindi sa tabing dagat. Hindi niya ito kilala pero nakasisigurado siya. Kailan ko kaya mararanasan mayaman yan? At nasa kilalang pamilya din tulad ni Aldi. Sa magandang kapaligiran. Gusto ko lang namang makipagkilala sa iyo. Napako ang mga mata niya. Sabot nito at naramdaman ang kamay nito sa balikat niya. Habang nakatingin sa dagat. Mabilis niyang tinabig iyon. Nakaapak ito Jeffrey, habang nilalaro ano ng mga paa. Pati ba naman ang high school student pinapags mo ba? Sigaw Asul ng isang kasamahan nito. Suot nito. Kung ganito ba naman ang bakit na hindi? Bukas na ang maganda butones, na may katawan pa. Na nagpapakita nakangising sa maganda sabot nitong pangangatawan. At muli siyang hinawakan nito. Nagpatuloy siya sa pagsuri sa lalaki. Lang siya pero kahit sa uniforme lang, niya, kitang-kita kung gaano niya kaganda ang hinaharap niya. At alam niya iyon ang tinutukoy nito. Hindi niya alam ang gagawin habang nanatiling nakamata kay Alvin. Marami na rin nakatingin sa kanila. Kitang-kita niya ang mga kasing-edad niyang nakasibaw at masama ang tingin sa kanya. At ang lalaking nakita niya sa mall ay isa. Huwag ka nang umarte. Sabi bumalik nito at pilit na hinihila ang kamay niya sa kanyang sarili. Ano ba? Hindi niya nalalong umagaw ng atensyon ng mga naroon at tinulak ito. Ang ate mo, siya doon, akala mo kung sino ka eh, katulad ka din naman ng mga kapatid mong kalad ka. Nakasama ni Alvin noon. Sigaw nito at muli siyang hinila sa braso. Kausap ang may edad na babae ano ba? Na kung hindi siya nagkakamali. Jeffrey, tama na yan. Ito ay kalmadong si sabi ni Alvin na natiling yes, nakaupo at eh, nakamasid sa kanila. Ewan ka ba dyan gustong-gusto niya ang umuwi dito? Ang arte-arte pare eh. Maarte akala sabi mo naman malinis. Bitiwan na natili siya sa kinauupuan habang pinaglipat-lipat niya ang tingin sabi kay ni Jeffrey at lalo siyang at sa dalawang nag-uusap malapit sa kinauupuan niya. Sabi ng tama na eh. Napasulyap sa kanya ang babae at sumunod noo ito na makita pareho siya. Pareho pala sina Jeffrey na napalingon kay Aldi. Mabilis siyang nag-iwas ng mukha na ngayon at ay naglalakad palapit sa kanila. Mula sa kanyang pagkakaupo. Aldi pare, huwag mo at sabihin na sa mga ginawang paglakad hindi. Palayo sa akayo mga ito. Akayo ko lang nakakakita na binabastos. Siyang malakas na bumunggo. Narinig mo sinabi ano, niya, hindi ba? At muntik pa siyang siya. Bumagsak sa buhanginan kung ilang may biglang humila at huminto sa bewang sa pagitan niya. At ni nalaki Jeffrey, ang mga mata niya. Nakulong sa lalamunan niya ang paghinga. Nang makitang nakatunghay sa kanya ang guwapong mukha ni Albie. Albie. Are you okay? Eh, tanong nito na naghatid ng kilabot sa buong katawan niya. May babalang mabilis putol. Siyang nakabawi Aldi, at inalis sa mga kamay nito sa bewang niya. Bahala ka nga. Yes, hindi I'm sorry. Sabi ni Jeffrey at marahas siyang itinilak. At mabilis na nilagpasan ito para makaiwas na. Napatili siya at bago pa na. Niya naramdaman ang katawan Miss, sa simento. Wait. Matigas na braso ang naramdaman niyang sumalo sa bewang niya. Napatingala siya at napatitig kay Albie. Wala siyang nakikitang emosyon sa mga mata nito. Basta nakatingin lang ang mga mata niya. Pakiramdam niya tumigil ang ikot ng mundo. Pakiramdam niya, siya lang at si Albie ang tao sa paligid. At nasasamyo niya ang mainit na hininga nito na humahaplos sa mukha niya. Amoy na amoy din niya ang mamahaling pabango nito. At aaminin niyang mula kahapon, naghahatid na ng kakaibang pakiramdam sa kanya si Albie. Hindi pa lang niya maramdaman at maipaliwanag sa ngayon kung ano yon. Basta ang alam niya, nag-iiba ang tibok ng puso niya sa tuwing malapit si Albie. Umuwi ka na. Utos nito at tinulungan siyang makatayo. Salamat, garalgal na sabi niya at mabilis na hinila ang bike. Nilingon niya ang paligid. Maraming nakatingin, lahat ng kababaihan, nakasimangot at hindi masaya sa ginawa ni Albie na pagtatanggol sa kanya. Muli niyang nilingon si Albie at mabilis nang umalis. Nag-iiyak siya habang tinatahak niya ang daan patungong Del Sierro Resorts. Alam niyang hindi siya dapat magtungo roon matapos ang nangyari sa kanila ni Albie kahapon. Pero sa nais niyang kumalma at sa tabing dagat lang siya nakakakalma, nais niyang masamyo ang malamig na hangin at marinig ang mga alo na nagmumula sa dagat. Nang makarating siya doon, kaagad niyang itinabi ang bike at bitbit ang sundae na binili. Umakyat siya sa pader at naupo doon. Humugot siya ng malalim na hininga at tinuloy ang pag-iyak. Hindi naman ito ang unang beses na tila nabastos siya, pero ito ang unang beses na andoon si Albie
at ayaw niyang isipin, pero tila siya ipinagtanggol ng binata. Pinagtanggol nga ba siya ni Aldi kay Jeff kanina? Hindi ba galit ito sa kanya at anong nangyari kanina? Patunay lang na hindi talaga maganda ang reputasyon ng pamilya nila sa bayang iyon. Bakit ba lagi kang andito? Tinig na nagmula sa likuran niya. Napalingon siya at nakita si Aldi na nakatayo sa tabi ng kotse nito. Sa lalim ng iniisip niya, hindi niya namalayan ang pagdating ng kotse nito. Mabilis niyang tinakpan ang sundae na halos tunaw na at pinunasan ng mga luha. Sorry, tanging sagot niya at sumingot-singhot. Bakit pa kasi wala siyang alam puntahan kundi dito? Pwede naman siya sa tabing dagat sa may dulo ng ilihan. Alam niya yon, libre ang pagpunta roon sa tabing dagat. Pero ewan ba kung bakit lagi siya napupunta sa Del Sierra Resort? Samantalang alam naman niyang hindi siya dapat nagpupunta dito. Dahil galit sa kanya ang mga tao rito, lalo na si Albie. Hayaan mo muna ako dito please. Huwag mo muna akong paalisin. Aalis din naman ako, promise. Ito na ang huling beses mo akong makikita rito. Pakiusap niya habang umiiyak. Ewan niya kung bakit ganito ang iyak niya sa mga nangyari kanina. Eh hindi naman may ilang beses na nangyari sa kanya. Ang ganoon, dapat nga masanay na siya. Bakit ka umiiyak? Tanong nito at umakyat din sa pader. Nakatingin lang siya rito, nakasunod sa bawat kilos nito. Naupo ito sa tabi niya. Sinulyapan ang sundae na nakapatong sa pader na siyang pumagitan sa kanilang dalawa. Natakot ka ba kay Jeffrey? Tanong nito na sa dagat nakatingin habang nililipad ng hangin ang buhok. Hindi ako natakot sa kanya. Ang ginawa ng kaibigan mo, hindi na bago sa karanasan ko. Marami na ang tulad ni Jeffrey. Halos nasasanay na nga ako. Paliwanag niya at ngumiti ng may pait. Nasasanay? Tanong nito at niningon siya. Oo, sagot niya at pinunasan ng mga luha. Lahat naman ng kabataan dito sa lugar natin, masama ang tingin sa akin. Lalo na sa mga kapatid ko. Hindi ko naman sila masisisi doon. Pero pati ikaw nadadamay. Hindi ka nila katulad, hindi ba? Seryosong tanong nito. Nagkatinginan sila at naramdaman na naman niya ang kakaibang pintig ng puso niya. Ikaw, Albie, sa tingin mo ba iba ako sa kanila? Balik tanong niya rito. Nag-iwas ito ng tingin. Alam ko naman na ganoon na rin ang tingin mo sa akin. Wala namang taga rito na nais maniwalang maaaring iba ako sa mga kapatid ko, na maaaring hindi ako maging tulad nila pagdating ng panahon. Kahit ano sigurong gawin ko, ganun pa rin ang iisipin nila tungkol sa akin. Litanya niya habang sa malayo nakatingin ang nararamdaman ng pagpatak ng mga luha. Napakasakit naman talagang isipin na nais niyang mapabuti, pero tila kahit anong gawin niya, masama pa rin ang tingin sa kanya ng marami. Stop crying. Bulong ni Albie at naramdaman niya ang mainit na palad nitong humahaplos sa pisngi niya. Napatingin siya rito. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Hindi tulad na nakita niya kahapon, may kakaiba siyang nakikita sa mga mata nito. Pag-aalala. Nag-aalala ba sa kanya si Albie? Napakislot siya sa naisip at mabilis na iniiwas ang mukha rito. Nagulat din ito sa ikinilos at mabilis na ibinaba ang kamay. Sorry, sabi nito at mabilis na tumayo sa pader at tumalon pababa. Gumagabi na, umuwi ka na. Utos nito bago ito tuluyang sumakay sa kotse nito. Albie, tawag niya. Sinulyapan lang siya nito at pinaandar na ang kotse. Nagkibit balikat siya at sinundan ng tingin ang magarang sasakyan nito na papasok sa malaking gate ng Del Sierra Resorts. Nag-aalala ba siya sa akin? Tanong niya sa sarili. At hinaplos ang pisngin hinawakan ni Albie. Bakit? Kinabukasan, nagising siya sa mga sigawan mula sa labas ng silid nila. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng silid. Nay! Tawag niya at mabilis na tumakbo sa labas ng pinto nang makita ang nanay at mga kapatid na nakikipagtalo sa labas. Wala kayong karapatang paalisin kami rito. Kayo! Kayong umalis! Sigaw ni Ate Jane. Sabay pato ng lagayan ng basura. Ate, nay, ano pong nangyayari? Tanong niya at nilapitan ang nanay niya na nakaupo lang sa tabi habang sigaw na sigaw ang Ate Jane niya at Ate Len.
Ano po bang nangyayari? Tanong niya ulit at iginala ang tingin sa paligid. Wala ang kuya niya at ang ate Gina niya. Umuwi na kayo. Umalis na kayo. Sigaw ng ate Len niya at pinagtulakan ang dalawang lalaki palabas ng gate. Pag kayo nadatnan pa ng amo namin mamaya, lagot kayo. Banta ng isa sa dalawang lalaki. Kayo na nga ba? Kayo na nga ang binabalaan. Bahala kayo. Tiyak kakalad ka rin kayo palabas ni Sir mamaya. Sabi naman ang isa. Anong ibig niya lang sabihin, Nay? Tanong niya sa ina pero nanatili lang itong tahimik na nakaupo sa isang tabi. Lumapit siya sa dalawang kapatid na pilit pinalalabas ng gate ang dalawang lalaki. Napansin niya mga kapitbahay nila na pinagpepiestahan ang eksena sa harap ng bahay nila. Nagbubulungan pa ang mga ito at ang iba nagtatawanan. Tila natutuwa pa ang mga ito sa nangyayari sa kanila. Ano bang nangyayari, ate? Tanong ng mga ito kanina pa pero wala pang sumasagot. Hindi niya kilala ang dalawang lalaking kaaway ng kapatid. Sabihin mo sa amo niyo, harapin niya kami, huwag siyang duwag. Sigaw ni Ate Jane na tuluyan ng makalabas ng gate ang dalawa. Bahala na nga kayo, inis na sabi ng isang lalaki at mabilis na naglakad palayo. Anong tinitingin-tingin niyo? Sita ni Ate Lania. Tapos na ang shooting, magsiuwi na kayo. Inis na dagdag pa nito at mabilis na sinara ang gate at pumasok sa loob. Sumunod siya sa kapatid. Ate, ano bang nangyayari? Tanong niya at sinulya pa ng nanay nila na nasa ganoong pwesto pa rin. Walang hiya mga dulsiyero na yan. Pinalalayas na tayo. Sagot ni Ate Len niya at naupo sa tabi ng nanay. Ano? Bakit? Gulat na tanong niya. Ano pa nga ba? Eh baka nahuli na siya ni Mr. Dulsiyero ng misis niya. Ismit na sagot ni Ate Jane niya at pumasok sa loob. Totoo ba yun, Ate Jane? Ano ka ba, Sin? Narinig mo na, diba? Inis na sagot nito at pumasok na rin sa loob ng bahay. Naupo siya sa tabi ng nanay at niyakap niya ito. Ayaw na niyang magtanong, hindi naman sila bago sa kanilang eksenang iyon. Ilang beses na ba silang napalayas sa bahay na inuupahan nila? Ilang pagpapalayas na ba ang naranasan nila dahil hindi nila maibayad sa upa? Pero tila ito ang unang beses na tumira silang mag-anak sa bahay na pagmamayari na kinakasama ni Ate Gina. Hindi umuwi ang Ate Gina mo kagabi. At hindi na ako nagtataka kung bakit sumugod ang mga tauhan ng mga dulsero rito sa bahay nila. Simula ng nanay niya. Sa pagkakataong ito ay maghaharap nga kayang muli sina Cindy at Albi. Sa anong sitwasyon kaya sila dadalhin ng mga gulo sa kanilang pamilya? Yan ang ating pakaabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang The Unwanted Love Affair. Tunghaya na po natin ang ika-anim na bahagi. Anak, alam kong mali ang ginagawa ng mga kapatid mo. Pero paano ako tututol? E yun ang bumubuhay sa atin. Paano tayo kakain kung hindi sila kikilos? Alam mong wala akong alam na trabaho, anak. Kaya hindi ko kaya maitaguyod kayo. Patuloy nito. Alam niya ang elementarya lang ang natapos ng nanay niya. At hindi ito sanay sa mabibigat na trabaho. Dahil noon pa man, kahit wala silang sapat na pera, hindi daw ito pinagtatrabaho ng unang asawa. Kaya na naging asawa nito ang tatay niya, ganoon rin ang nangyari. Kaya nang mawala ang tatay niya, hindi na nila alam kung paano mabuhay. Kaya mga kapatid ang gumagawa ng paraan para mabuhay sila. Magkasama po ba si ate at si Mr. Dulsiyero? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Hindi ko alam, anak, pero malakas ang loob kong magkasama sila. At dahil magkasama sila, marahil hindi rin umuwi si Mr. Dulsiyero sa kanila, kaya pinasugod ng mga dulsiyero ang tauhan nila. Sinubukan niyo po bang tawagan si ate? Hindi siya sumasagot. Tanging sagot nito at napahagod sa batok. Magpahinga na muna kayo, Nay. Ikaw, pumasok ka sa eskwela. Huwag kang magpapaliban-liban ng klase.
Huwag na po, Nay. Baka po kasi bumalik ang mga tauhan ni Mr. Del Siero. Huwag mo silang isipin. Ang pag-aaral mo ang isipin mo. Magbihis ka na. Utos ng nanay niya. Wala siyang nagawa kaya pumasok na lang siya sa eskwela. Sabi naman ng mga kapatid niya, hindi raw aalis sa mga ito. Sasamahan ang nanay nila at hihintayin ang pagdating ng Ate Gina nila. Paglabas niya ng gate, naroon pa rin ang mga nagchichismisa nilang mga kapitbahay. At gaya ng inaasahan, lahat ng mga mata nakasunod sa kanya at nagbubulungan. Humugot siya ng malalim na paghinga at sinimulan ang padyakin ang bisikleta. Hahayaan na lang niya ang mapanghusgang mga matang nakasunod sa kanya. Buong araw niyang tinigil sa eskwela, nasa bahay ang isip niya. Inaalala kung ano ang mangyayari kung paaalisin na naman sila sa tinitirahan nila at kung nasaan ang Ate Gina niya at si Mr. Del Siero. At kanina pa gumugulo sa isip niya kung ano ang iniisip ni Aldi sa mga oras na to. Alam ba nito na sumugod ang mga tauhan nila sa tinitirhan nila? O baka naman ito ang may utos sa ginagawang pagsugod sa tinitirhan nila? Paglabas niya ng gate ng eskwela, nakita niya si Aldi na nakatayo sa tabi ng kotse nito. Nanlaki ang mga mata niya at hindi alam ang gagawin kung paano iiwas dahil baka siya mapagbuntunan nito ng galit. Napansin niyang umaagaw ng pansin si Aldi sa mga papalabas ng mga estudyante. Sino ba namang hindi mapapatingin sa isang Aldi Del Siero? Gwapo na, mayaman pa. Napalunok siya at mabilis na sumakay sa bike. Iiwas na siya bago pa siya makita ni Aldi. Pero nabigo siya. Dahil hindi pa man siya nakapapadyak sa bike, nakita niya na itong lumingon sa kinatatayuan niya. Nanlilisik na mga mata ni Aldi ang tumama sa kanya. Kung nakamamatay lang ang tingin, kanina pa siya natumba. Cindy, matigas na tawag nito. Pakiramdam niya nanigas ang buong katawan niya at hindi siya makakilos. Ibang Aldi ang nasa harap niya ngayon. Hindi tulad ng Aldi na nakakita sa kanya kahapon. Humahaplo sa pisngi niya na nagpaparamdam ng pag-aalala sa kanya. Nais niyang umiwas pero hindi siya makakilos. Isama pa ang abnormal na tibok ng puso niya habang nakatingin sa bawat hakbang nito palapit sa kinatatayuan niya. Where's your dumb sister, ha? Huh? Galit na tanong nito nang makalapit sa kanya at marahas siyang hinila nito sa braso at nabitawan ang bike niya na agad din bumagsak sa kalsada. Aray! Where the hell is he? Saan niya dinala ang papa ko? Mabalasik na tanong nito. Walang pakaalam kung maagaw na sila ng atensyon sa mga naroon. Kung sa bagay, wala namang taga roon ang hindi nakaaalam ng tungkol sa Ate Gina niya at kay Mr. Del Siero. Hindi ko alam. Takot na sagot niya rito. The hell! Mabalasik na mura nito. At lalo siyang hinila nito palapit sa kanya. Nagbubungguan na mga dibdib nila sa sobrang lapit nila sa isa't isa. At ayaw man niyang aminin, alam niyang may kakaiba talagang pintig ang puso niya sa tuwing nalalapit kay Aldi. At hindi niya ito gusto. Dahil alam niyang masasaktan lang siya kung magpapatuloy siya sa kakaibang pintig ng puso niya para sa binata. Pag hindi nagpakita ang papa hanggang mamayang gabi, ako mismo ang magpapalaya sa mga basurang tulad ninyo. Ako mismo ang kakaladkad isa-isa sa inyo palabas ng bahay na yon. Mariing banta nito na halos naglabasa na ang mga ugat nito sa leeg sa sobrang galit. Naiintindihan niya ang galit ni Aldi, pero ano bang magagawa niya? At bakit siya ang pinagbubunto na nito ng galit at pagkasuklam? Aldi, bulong niya pero marahas siya nitong tinulak at bumagsak siya sa bike niya. Nasaktan siya pero hindi siya umiimik. Narinig pa nga niyang napasigaw ang mga naroong nakatingin sa kanila. Hindi biro ang bumagsak sa kalsada. Masakit, pero mas masakit ang mga kasuklam-suklam na tingin ni Aldi sa kanya. Damn you! Nagigigil na mura nito. Bago siya tuluyang iniwang nakaupo sa kalsada at pinagtitingin na ng mga eskwela. Napaiyak siya dahil bakit kailangan magalit sa kanya ng ganoon ni Aldi? Bakit kailangan siyang kamuhian nito? Bakit kailangan pa niyang makaramdam ng kakaibang damdamin sa isang tulad ni Aldi Del Siero
na ang tingin sa kanya isang basura't salot sa bayan nila. Kanina pa siya paruot parito. Hindi siya mapakali. Alas 7 na ng gabi, wala pa rin ang Ate Gina niya at nakasisiguro siyang wala rin si Mr. Del Sierra sa bahay ng mga ito. Ano na lang mangyayari pag tinutuon ni Aldi ang banta nitong ito mismo ang magpapalaya sa kanila rito sa bahay? Ano na lang kung kalad ka rin siya palabas ni Aldi? Anong mararamdaman niya pag nangyari yon? Sin, tumigil ka na nga ng kalalakad dyan? Sita ni Ate Jane niya. Sinabi niya na ang pagbabanta ni Aldi sa mga ito. Ang mga nangyari sa tapat ng eskwelahan, kung saan sinadya talaga siyang hintayin ni Aldi sa labas para lang pagbantaan. Asaan na ba kasi si Ate Gina? Tanong niya at sumilip sa rilo sa dingding. Mag-aalas 7:15. Gaga. Gaga din kasi ang babaeng yan eh. Kung bakit kasi sumama-sama tayo. Tuloy ang nahihirapan. Maktol ni Ate Lenya na tulad niya hindi rin mapakali. Dahil marahil sa tulad niya, natatakot din sa mga pwedeng mangyari ngayong gabi. Pag hindi nagpakita ang Ate Gina niya at hindi umuwi si Mr. Del Sierra sa bahay ng mga ito. Huwag nyo nang sisisihin ang atin nyo. Lahat tayo hindi alam na pwedeng umabot sa ganito ang lahat. Sabi ng nanay niya na nasa TV ang atensyon. Bumuntong hininga lang siya at may narinig na pumarada sa tapat ng gate nila. Mabilis siyang tumakbo palabas ng pinto sa pag-aakalang ang Ate Gina niya ang dumating. Pero malakas na sipa ang nagpapitlag sa kanya. Sunod-sunod na sipa sa gate ang narinig niya. At sa bawat sipa, napapatili siya. Nagsilabasa ng mga kapitbahay ang mga kapatid niya at ang nanay niya. Wala ang kuya niya sa pagkakaalam niya, nakituloy daw ito sa pinsan nila sa kabilang bayan. Ganoon naman lagi ang kuya nila sa tuwing alam nitong magkakaaberiya, umiiwas na ito. Ito ang nag-iisang lalaki sa pamilya nila, pero ni katiting na tulong wala silang maasahan mula rito. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Ate Jane na nakalapit sa may gate at sa isang malakas na sipa, bumukas ang gate. Buti na lang, nakailag si Ate Jane niya at hindi ito tinamaan. Tumambad sa kanila ang dalawang lalaking nakasagutan ng mga kapatid. Kaninang umaga pero may kasama na mga ito, si Albi Del Sierra. Galit na pumasok ito sa gate na nasira ng mga tauhan nito. Una itong nagtapo ng tingin sa kanya at kasunod sa dalawang kapatid na nakatanga lang rito. Alam niyang kahit sa galit at nakakatakot na itsura ni Albi, hindi pa rin maitatago ang kagwapuhan nito. At sa tingin niya, ang magulong buhok nito ang magdadagdag sa kagwapuhan niya. Napansin niyang ilang beses kumurap ang Ate Lenya sa pasimpleng sinuklay ang buhok nito sa mga daliri. Humugot lang siya ng paghinga at muling binalik kay Albi ang mga mata. Asan ang kapatid mo? Galit na tanong nito sa kanya. Tila nagising naman siya sa pagkakatitig nito. Ano bang ginagawa mo? Tanong ni Ate Jane at hinila sa braso si Albi para iharap ito. Pero hindi man natinag si Albi, nanatili ang mga mata nito sa kanya. Asan ang ate mo? Ulit na sigaw nito. Napapitlag siya at napalingon sa dalawang kasamahan nito na pumasok sa loob ng bahay at isa-isang inihagis sa mga gamit nila. Natilihan siya at lalapitan sana ang mga ito, pero hinila siya ni Albi sa mga braso. Tinatanong kita, Cindy, nasaan si Gina? Nagsisiklab sa galit na tanong nito. Hindi ko alam. Nakuha niyang isagot habang isa-isang nakikitang pinagtatatapo ng mga gamit nila at isa-isa namang pinagdadadampot ng nanay niya ang mga iyon. Tulad nga, nakatulala at nakatanga lang ang dalawang kapatid niya sa mga nangyayari. Nay! Tili niya at marahas na binawi ang braso kay Albi pero hindi siya nito pinakawalan. Hindi ba't binalaan na kita kanina na ako mismo ang kakaladkad sa inyo dito pag hindi umuwi ang papa ko? Sabi nito pero tila wala siyang nauunawaan dahil sa nanay niyang di alam kung paano dadamputi ng mga gamit na katuon ang atensyon niya. Naaawa siya sa nanay niya dahil nakikita niya itong nahihirapan at nasasaktan. Ate, tulungan niyo si nanay! Tili niya dahil ayaw siyang pakawalan ni Albi. At tila naman nagising ang mga kapatid at mabilis na tinakbo ang ina. Itigil mo na to, Albi. Wala kaming alam kung nasan ang papa mo at ang ate ko. Galit na paliwanag niya habang pinaglipat-lipat ng tingin ng mga mata kay Albi
at sa mga lumilipad nilang kagamitan. Mumurahin lang naman ang mga yon at alam niyang para kay Albi mga basura yon. At sa kauna-unahang pagkakataon, nangyari ang ganito sa kanila. Sa dami na ng mga paupahan na nagpalaya sa kanila, walang gumawa ng ganito sa kanila. Tanging si Albi Del Siero lamang. At wala siyang magawa kundi manood lang, piliting huwag umiyak sa sakit na nararamdaman. Tama lang yan. Kulang pa nga yan sa mga ginawa ng kapatid mo sa pamilya ko, lalo na sa mama ko. Galit na sabi nito. Nilingon niya ito pero sa mga kapatid at nanay niya, ito nakatingin habang pilit na sinasalba ang mga gamit. Tingnan mo, Cindy. Galit na sabi nito at hinarapan siya sa mga kapatid at nanay niya habang mahigpit na hawak nito ang braso sa likod. Yan ang ginagawa sa mga salot na tulad nyo. Kung nagkataon na hindi nailigtas si Mama, hindi lang yan ang aabuti ng pamilya mo, Cindy. Higit pa riyan ang gagawin ko sa inyo. Sa mga tulad nyong basura na pilit dinudungisan ang bayan na ito. Detanya nito habang pinagdududulan nito ang katawan niya at tiningnan ang nangyayari sa mga kapatid at nanay niya. Bakit? Tanging natanong niya at hindi napigilan ng mga luha. Damn you, Cindy, for asking a stupid question. And damn you, dahil kapamilya mo sila. Sagot nito at marahas siyang itinulak. Napahandusay siya sa sahig at bago pa siya nakabawi, tumama sa braso niya ang isang upuan na kahoy. Napangiwi siya sa sakit at hinawakan ang brasong natamaan. Sinulya pa niya si Albi na nanatiling nakatingin sa kanya. May nakita siyang pag-aalala sa mga mata nito. Pero saglit lang, muli pagkasuklam, puot, galit ang nakita niya. Ilabas niyo lahat ng basurang yan at kaladkarin sila palabas. Marahas na utos ni Albi. Humakbang ito palapit sa tauhan. Nilagpasan lang siya nito na natiling nakalugmok sa sahig. Iniinda ang sakit ng braso na pakiramdam niya na pilay sa lakas ng pagtama ng upuan. Tama na, tama na, parang awa mo na, pusisumamo ni Ate Jane niya. Kulang na kulang pa yan sa mga ginawa ng malandimong kapatid. Sagot ni Albi at isa-isa pang dinampot ang mga gamit nila palabas ng gate. Nakasunod lang siya ng tingin rito. Para siyang walang lakas na nakasunod ang mga mata niya sa bawat galaw ni Albi, sa bawat tapon ng mga gamit nila, sa kalsada na kung saan andoon na naman ang kapitbahay nilang tila nanonood ng sine at enjoy na enjoy sa bawat mabibigat na eksena. Napapikit siya at dinama ang brasong nasaktan. Pagmulat niya, nakita niyang nakatingin sa kanya si Albi. Bakit ba sa gitna ng mga ganitong nangyayari sa kanila, hindi pa rin niya maiwasang humanga kay Albi. Napakagwapo nitong tignan sa puting t-shirt at itim na pantalon. Ang magulo nitong buhok na mamasa-masa na dahil sa pawis. Kahit may kadiliman sa paligid ay lutang na lutang pa rin ang kagupuhan nito. At ayaw niya sa sariling isipin dahil alam niyang hindi makatutulong ang anumang paghanga niya kay Albi, lalo na sa ganitong sitwasyon nila. Malakas na binagsak ni Albi ang bike niya sa kalsada. At hindi pa ito nakontento. Sinipa pa nito yon ng ilang beses. Tila sa bike nito nilabas ang galit sa kanya sa buong pamilya niya. Sin, tumulong ka dito! Tawag ng Ate Lenya. Pero nanatili siyang nakamata kay Albi sa bawat sipa nito sa bike niya. Naririnig niyang nagkakalasan yon at basag na rin ang mga salamin. Hindi niya maiaalis sa mga mata sa bike na unti-unting nadudurog sa mga sipa ni Albi. Ganoon pa ang gusto mangyari sa kanila ni Albi, ang unti-unti silang durugin. Sir, wala nang gamit sa loob. Narinig niyang sabi ng isa sa mga tauhan ni Albi. Tumigil si Albi sa pagsira sa bike niya at sinulyapan siya nito. Nag-aapoy ang mga mata nito sa galit. Nakamata lang siya rito, walang magawa kundi tignan lang ito. Kaladkarin sila palabas. Marahas na utos nito. Napapitlag siya ng mapatili ang mga kapatid habang hinihila ang mga ito palabas ng gate. Nanlaban ang mga kapatid habang hinihila ang mga ito, pero nagawa din itong maitulak sa labas. Ang nanay niya na tila wala sa sariling naglalakad palabas ng gate, bitbit ang isang larawan habang humihikbi. Nay, usal niya dahil awang-awa siya sa nanay niya. Hindi ba sinabi kong kaladkarin kayo palabas? Marahas na sabi nito
na hindi man niya namalayang nasa tabi niya na. Napatingala siya at marahasiyang hinila nito sa braso. Napangiwi siya dahil yon sa brasong tinamaan ang upuan kanina. Albi, wag! Pakiusap niya at naiyak. I'm a beast, Cindy. Cruel beast. Sagot nito at hinila siya palabas ng gate habang hindi mapigilan ang pag-iyak. Marahasiyang itinulak nito palapit sa mga kapatid nang mailabas siya nito sa gate. Albi! Muling bigkas niya sa pangalan nito habang umiiyak. Habang kung ano-anong pagbabantapang sinasabi nito sa kanila na hindi niya na maunawaan dahil hindi siya makapaniwalang nagawa ni Albi sa kanila ang pagpalayasin sila. Bakit ibang Albi ang nakita niya kahapon lang? Hindi ba pinagtatanggol siya nito kay Jeffrey? Hindi ba nag-aalala ito sa kanya? Pero bakit ngayon si Albi mismo ang nananakit sa kanya at sa buong pamilya niya? Dumating pa nga kaya ang pagkakataon na muling maayos ang sitwasyon sa pagitan ng pamilya ni Albi at pamilya ni Cindy? Nasaan na nga ba si Ate Gina? Nasaan na si Mr. Del Siero? Ano na ang magaganap sa buhay ng pamilya ni Cindy sa pagkakataong ito na pinalaya sila sa bayang iyon? Yan ang ating pakaabangan sa mga paparating pangbahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang The Unwanted Love Affair. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Sin, kumusta naman ang unang araw mo sa Del Siero Resorts? Tanong ni Maya nang magkasabay sila sa school cafeteria. Okay lang, tipid na sagot niya. Ayaw sabihin sa kaibigan na unang araw pa lang niya, pinalalayas na siya ni Albi. Inaasahan naman niyang mayayari yon, pero hindi sa unang araw. So ano, nakita mo ba si Albi Del Siero roon? Excited na tanong nito at sinikop pa siya. Narinig ko bumalik na raw siya sa ating barangay at dito na raw ang gagawin niyang negosyo. Siya na rin ang magmamanage sa resorts nila. Alam mo bang si Albi Del Siero ang topic ng mga guests sa Venice Hotel? Paliwanag nito. Hindi siya sumagot. Tinuon ang pansin sa kinakain na pansit, pero di naman niya malasahan dahil kay Albi. Si Albi ang iniisip niya. Matapos ang nangyaring insidente sa kanila ni Albi kahapon, tila na ulit ang mga nangyari, 5 taon na ang nakalilipas. Walang nagbago kay Albi sa loob ng 5 taon. Mas lalo lang itong naging makisig at gumumapo pa at pakiramdam niya mas lalo din itong naging mapanganib para sa kanya at sa pamilya niya. Hindi niya sinabi sa mga kapatid at sa nanay niya ang tungkol kay Albi. Ayaw niya mabigyan pa ng isipin ang pamilya. Lalo na ngayon, masaya na ang mga ito. Isama pa, na-excited ang mga ito sa pag-aasikaso sa kasal ni Ate Gina niya. Mula na nangyari ang gabing pagpapalayas ni Albi sa kanila, ay hindi na muling nag-cruise ang landas nila ni Albi. Yun na ang huling pagkikita nila. 1 linggo bago nakabalik ang Ate Gina niya noon, pero wala ni isang sagot ang nakuha nila sa kapatid. Hindi nito sinabi kung ano ang nangyari at kung magkasama sila ni Mr. Del Siero ng mga araw na iyon. Nirespeto naman nila ang pananahimik ng Ate Gina niya. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin nila napag-uusapan ng tungkol doon. Ilang beses niya nang sinusubukang itanong sa kapatid pero agad na umiiwas ito. Kaya hanggang ngayon, wala pang dinaw kung ano nga ba ang nangyari sa kapatid at kay Mr. Del Siero. Halos 2 buwan silang nanirahan sa kabilang bayan para maiwasan muna mga tao sa ilihan. Pero hindi naging madali sa kanya ang lahat ng yon. Lalo na sa pag-aaral niya, na sa tuwing papasok siya sa eskwelahan, siya lagi ang pinag-uusapan ng mga eskwela. Ang nasaksihan ng mga ito na ginawa sa kanya ni Albi at ang kumalat na pagpapalaya sa kanila ng binata. Tiniis niya ang lahat ng yon hanggang sa makapagtapos siya at makapasok sa isang universidad kung nasaan siya ngayon. Pero tila wala namang nabago dahil ganun din pala. Ganoon pa rin siya kung tignan ng mga eskwela. Marahil hindi nga lang siya pinagbubulungan
o hindi pinag-uusapan ng mga estudyante ang tungkol sa kanilang pamilya. Marahil dahil hindi naman interesado ang mga ito na pag-usapan pa ang buhay nilang mag-anak. Eh hindi naman sila mayaman tulad ng mga ito. Malayo ang estado ng buhay niya sa buhay ng mga kaeskwela niya. Kaya nga tanging si Maya lang ang kaibigan niya at kumakausap sa kanya. Isama pa na hindi niya kayang makipagsabayan sa mga kaeskwela dahil lahat magaganda ang mga damit na sinusuot araw-araw. Samantalang siya, mabibilang niya sa mga daliri ang damit na maayos na naisusuot sa pagpasok. Madalas naman siyang bigyan ng Ate Gina niya ng perang pambili ng mga gamit, pero itinatabi niya na ang mga yun. Ayaw niyang ipambili ng mga luho sa katawan ang perang alam niyang pinaghirapan ng kapatid na kitahin. Kinabukasan, bumalik siya sa Del Cielo Resorts. Gaya ng plano niya, aalamin niya ang katotohanan na hindi makuha sa kapatid at alam niyang nasa Del Cielo ang mga sagot sa kung ano nga ba ang nangyari noon. Magandang umaga, Sin, bati ni Mang Simeon nang matapos ikandado ang bike niya sa poste. Magandang umaga din po. Magiliw na bati niya at iniabot ang isang plastik. Binilhan niya si Mang Simeon ng pansit sa karinderiyang nadaan niya kanina. Nako, ikaw talaga, Sin. Baka masanay ako niyan. Okay lang po, Mang Simeon. Basta lagi lang akong libre pumasok dito. Haba, oo naman. Ikaw pa ba, Sin? Sagot nito at mabilis na binuksan ang dala niyang pansit. Pasok na po ako. May duty po ako ngayon sa loob eh. Paalam niya at naglakad papasok ng resorts. Habang naglalakad papunta sa HR para mag-time in, napansin niya si Liz na may beach na naglalakad-lakad na tila ba turista. Nakasuot klase ito ng two-piece tulad ng mga naroong turista at naka-hat din. Napailing na lang siya at sinulya pa ng suot na dilaw na floral dress na hanggang tuhod at puting sapatos. Hindi naman niya kailangan magbihis na magandang maganda pa. Andito siya para magtrabaho. At alam niyang iba ang pakay ni Liz kung bakit sa Del Cielo ito nag-OJT. At halatang halata nga yun. Sinuklay niya sa mga daliri ang mahabang buhok at mabilis na pumasok sa opisina. Good morning po. Magiliw na bati niya sa sekretary na nakaupo sa may mesa habang nag-aayos ng pulbo sa mukha at naglalagay ng lipstick. Tumango lang ito sa kanya at saglit siyang sinulyapan at tinuloy ang ginagawa. Matapos makapag-time in, lumabas na siya para simulan ang trabaho. Liz, tawag niya. Pero hindi siya narinig nito. Tumakbo siya palapit kay Liz at bago pa siya makalapit, ay bumunggo siya sa matigas na braso at bumagsak siya paupo sa buhanginan. Aray! Tili niya at dinama ang pang-upong nasaktan. Ouch! Cindy? Napatingala siya sa nagsalita. Nanlaki ang mga mata niya na makita si Albie na nakatunghay sa kanya. Tumutulo ang pawis nito mula ulo pababa sa malapad nitong katawan na basa rin ng pawis. Nanlalaking mga mata niyang napatitig sa hubad na katawan ng binata. Napalunok siya ng mapagmasdan ang magandang katawan nito na siguradong alaga sa gym. Wala itong damit pang itaas kaya malaya niyang napagmamasdan ang katawan nito. Albie? Mahinang usal niya at kinapa ang pang-upong nasaktan. Cindy? What part of you do not come here? Did you not understand me, huh? Hindi pa ba malino sa'yo na ayokong nakikita ka dito? Nagtitimpi sa galit na sabi nito. Habang nanlilisik ang mga mata sa galit na nakatunghay lang sa kanya. Ni hindi man niya nito tinanong kung nasaktan ba siya sa pagkakabunggo nito. Ni hindi man ito nag-offer na tulungan siyang makatayo dahil nanatili pa rin siyang nakaupo sa buhangin. Ano pa nga ba ang aasahan niya kay Albie? He hate her so much na tila ba sukdulan na ang pagkasuklam nito at nasisira niya ang araw nito sa tuwing makikita siya. Tumayo siya mula sa binagsakang buhangin at pinagpag ang buhangin na dumikit sa bestida niya. Bakit ba galit na galit ka? Inis na tanong niya. You are here again after I told you not to be. Sagot nito at humakbang palapit sa kanya. Sinalubong niya ito. Hindi dapat siya magpakita ng kahinaan kay Albie dahil sasamantalahin nito yon. Ang magagawa nito ang gusto nito. I told you, andito ako para sa pag-aaral ko. Inis na sagot niya and he raised her chin. Nakipagsukatan siya ng tingin rito
at naramdaman na naman niya ang abnormal na tibok ng puso niya tulad kung paano yung tumibok noon. Sin, agaw pansin na tawag sa kanya at nakita niya si Liz na papalapit sa kanila. Lumayo siya ng isang hakbang kay Albie. Nataas baba ang matipunong dibdib sa galit na tinitimpi nito. Sigurado siyang kung nagkataon sa ibang bahagi siya ng resort na habang ganito, ay bubulusok na naman ang galit nito katulad kahapon. Liz, tawag niya at ngumiti. Plastic na ngiti dahil alam niyang inaagaw lang ni Liz ang atensyon ni Albie mula sa kanya. Hi Sir Albie! Malambing na bati ni Liz kay Albie nang magkalapit na ito sa kanila. Ngumiti pa ito ng matamis at tila binabandera nito ang katawan kay Albie. Sinulyapan lang ni Albie si Liz at muling bumalik sa kanya ang mga mata nito at sa mabilis na paraan nito na paglandas ang mga mata sa kabuuan niya. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagkibot ng manipis na mga labi nito. Pero hindi niya mawari kung para saan yun. Alam naman niyang walang espesyal sa suot niya, lalo na katabi niya si Liz. Gawin niyo na ang trabaho niyo. Walang emosyong utos nito at naglakad na palayo. Bye Sir Albie, pahabol ni Liz. Bakit ka kinakausap ni Sir? Mataray na tanong ni Liz na makalayo na si Albie. Marami siyang inuutos sa akin. Inis na sagot niya at pinaikot ang mga mata. Well, this is not a warning, Sin. But I want you to stay away from him. Albie is mine, okay? Taas kilay na sabi nito. He is all yours, don't worry. Baliwal ang sagot niya at tinalikuran na ito. Maghapon niyang hindi nakita si Albie matapos ang hindi sinasadyang bungguan nila kaninang umaga. At ipinagpapasalamat niyang hindi siya nito sinisilip sa hotel. Sa hotel kasi siya na-assign ngayon para i-check ang mga rooms at bigyan ng highlights ang mga rooms na kailangan ng maintenance. Hindi niya akalain na marami-rami rin palang silid ang hotel ng resort. At hindi pa niya natatapos ang second floor, tapos na ang duty niya ngayong araw. Marami kasi siyang nakitang kailangan ng maintenance at marami rin siyang nakitang hindi na maayos ang silid. Mukhang hindi masyadong napagtutuunan ng pansin ng mga namamahala dahil karamihan sa mga dayo sa cottage tumutuloy. Bihira lang ang nais sa hotel tumuloy. Mas maganda naman kasi ang mga cottages dahil malapit sa dagat at isa pa, presko at naghahatid ng peace of mind dahil sa ganda ng natatanaw mula sa bintana. Paglabas niya ng hotel, nakita niya si Liz na kausap si Albie malapit sa HR office. At kitang-kita niya ang malawak na ngiti sa mga labi ni Liz habang hindi alam kung paano ipapansin kay Albie ang katawan, kapirasong tela lang ang suot. Pinaikot niya ang mga mata at naglakad papunta sa HR office para mag-out. Sinulyapan siya ni Albie nang mapansin ang paglapit niya. Nilingon din siya ni Liz at mabilis na lumipat kay Albie para kunwari bigyan siya ng daan papasok sa opisina. Good afternoon, sir. Bati niya kay Albie dahil baka sabihin nito na wala siyang galang rito. Sinulyapan lang siya nito. Babatiin sana niya si Liz pero hindi na lang niya ginawa. Hindi naman sila magkaibigan nito. Isa pa, alam niyang ayaw sa kanya ni Liz at alam na alam niyang mababa ang tingin sa kanya ng babaeng yon. Matapos niyang makapag-out, kaagad siyang lumabas ng gate ng resort. Nakita niya si Albie sa tabi ng bike niya na nakatayo ito, na tila ba sadya siyang hinihintay. Hubugot siya ng malalim na paghinga at lumakad palapit sa bike, hindi pinansin si Albie. Hanggang ngayon, bike pa rin pala ang gamit mo, punan nito. Hindi siya kumibo. Inalis niya sa pagkakasusi ang bike sa may poste. Hindi ko ba talaga mapapaalis ang isang palmones sa loob na resorts ko? Seryosong tanong nito. Humugot siya ng malalim na paghinga at nilingon nito. Hindi mo ba kayang magtiis ng isang buwan? Anong malay ko kung sa loob ng isang buwan, eh may trahedya na namang mangyari sa pamilya ko. Kung yan ang kinatatakot mo, bantayin mo ako ng mabuti. Kalmadong sagot niya, sabay hila sa bike. Pero marahas ang ginawang pagpigil ni Albie roon. Huwag mong hintayin na kalad ka rin kita palabas ng resort, Cindy. Alam mong kayang-kaya kong gawin yon. At anong idadahilan mo? Ang mga nangyari noon? Bubuksan mo ang mga nangyari 5 taon na ang nakalilipas? 5 taon man ang nakalipas,
hindi pa rin naghihilom ang mga sugat na nilikha ng pamilya mo, lalo na ng kapatid mo sa pamilya ko. Nang mangyari yon, isang linggong hindi bumalik si ate. At pagbalik niya, wala siyang binabanggit kung ano ang nangyari at kung magkasama nga sila ng papa mo. At kung matalino ka, maiisip mo may ibang nangyari ng mga araw na parehong nawala ang ate ko at ang papa mo. Sa maniwala ka o hindi, magpahanggang ngayon, wala pa rin binabanggit ang ate Gina ko. Mahabang letanya niya at marahas na binawi ang kamay ni Albi na pumipigil sa manibela niya. Hindi ako aalis ng Del Cielo Resorts hanggat hindi ko nalilinaw ang lahat. Ma, I'm sorry. I can't make it. Ang dami pang trabaho dito sa resorts. Sagot niya sa ina ng tawagan nito kagabihan. Nakailang tawag na ito sa kanya sa cellphone niya at sa sekretary niya pero hindi na nakausap dahil sa dami ng inaasikaso mga papeles sa resort. Iho, alam mo naman na schedule ng dinner ni Elvira ngayon sa bahay natin. Yes ma, but ang dami kong paperworks na kailangan tapusin tonight. I'll set another dinner date when you are not busy, Iho. Just call Elvira tonight and explain everything to her. Baka magtampo sa'yo yun, sagot ng mama niya sa kabilang linya. Yes ma, don't worry, I'll call her tonight. Enjoy the dinner and good night ma. Paalam niya sa ina at inilapag sa ibabaw ng mesa ang cellphone. Hinagod niya ang batok na kanina pa sumasakit sa dami ng trabahong kailangan niyang gawin. I'm not supposed to be here. Bulong niya at binagsak ang katawan sa malaking kama. Dilala niya sa cottage ang trabaho sa opisina dahil wala siyang balak magpalipas ng gabi sa opisina niya sa resorts. Kaya binitbit na lang niya ang mga papeles na kailangan niyang basahin at pag-aralan para magawa ng solusyon ng problema sa resorts. Sa pilitin siyang pinabalik ng bansa ng papa niya dahil nais nitong siya mag-asikaso sa resort. Dahil nasa tamang edad na daw siya at kayang-kaya niya nang patakbuhin ang mag-isa yon. Alam niyang isa lang sa maraming dahilan ng papa niyang resorts kung bakit siya nito pinababalik sa kanilang lugar. 5 taon siyang nawala sa lugar na iyon dahil sa nangyaring eskandalo noon. Sa pilitan siyang dinala ng papa niya sa Amerika para matigil na ang pag-uusisa niya tungkol rito at sa pamilya Palmones na naugnay rito. Wala naman siyang nagawa ng mga panahong yan, kaya sumunod na lang siya. Doon siya nakapagtapos ng pag-aaral at kumuha na rin ng master's degree. Alam naman niyang siya ang magmamanage sa mga Del Cielo Resorts pag uwi niya ng kanilang lugar. Siya lang kasi ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya nila. May 2 siyang kapatid na babae. Si Ava, na nakagraduate na rin at may sarili ng butik sa loob ng mall, at si Isa naman na nasa 3rd year college pa lang. Kaya walang ibang maaasahan ng papa niya sa pagpapatakbo ng resorts kundi siya. At sumasakit ang ulo niya sa dami ng dapat niyang ayusin sa resorts. Dahil pakiramdam niya na papabayaan ng papa niya ang resort at kung nagmamatigas pa siguro siya at hindi bumalik sa Ilihan, eh baka tuluyan na bumagsak ang mga iyon. Ang Del Cielo Resort ang nag-iisang resort sa bayan na mana ng papa niya ang resort sa mga magulang. Nag-iisang anak lang ang papa niya kaya rito napunta ang malawak na resorts. Nung una, napapalago ng papa niya ang mga iyon. Maraming dumadayong turista at mga karatig bayan, kaya naman sikat na sikat ang Del Cielo Resort sa maraming lugar. At nito mga nakalipas na taon, pakiramdam niyang napapabayaan ng papa niya ang resort. Nakita niyang humihina ang kita niyon na kailangan pang magbawas ng tauhan sa ilang department at marami ring mga silid sa hotel ang hindi na maayos at kailang ipagawa. Nagbuga siya ng hangin at hinawakan ang nananakit na ulo. Napapikit siya at muli sa kung saan ay lumitaw ang magandang mukha ni Cindy. Mabilis siyang nagmulat ng mga mata at napatitig sa kisame. Tila mula roon ay nakikita niya ang maamo mukha ni Cindy na ilang gabi nang gumugulo sa isipan niya. Ilang gabi na siyang hindi pinapatulog ng kaiisip kay Cindy. Nagtataka siya kung bakit at pilit sinasaway ang sarili sa nakikitang dahilan. Hindi siya dapat nababagabag ng isang Palmones. Hindi siya dapat nag-iisip sa tulad ni Cindy. At lalong hindi siya dapat maakit sa maamong mukha at magandang mukha nito, maging hubog ng katawan nitong mapangakit.
Ilang beses na ba niyang minura ang sarili dahil sa tuwing makikita si Cindy, nais niya itong mahawakan at mahalikan. Mula nang makita niya ito sa mall, hindi na ito nawala sa isip niya. At sa unang pagkikita nilang iyon, ay agad niya itong nakilala. 5 taon man ang lumipas, walang nagbago sa maamong mukha ni Cindy. Nandun pa rin ang kainusentihan sa mga mata nito. At alam niyang takot at galit sa kanya si Cindy. At dapat ganun rin ang maramdaman niya rito. Dapat galit siya kay Cindy at hindi kung ano-anong damdamin ang napupukaw niya rito. Damn you, Albie. Bulong niya sa sarili at naupo mula sa pagkakahiga. Nilamukos niya mga palad sa mukha niya. Stop thinking about her. She's not good for you. Bulong niya ulit sa sarili at tumayo. Nagtuloy sa ref at kumuha ng alak. Binuksan yon at mabilis na ininom. Hindi siya mahilig uminom pero mula nang makabalik siya at makita si Cindy, tila nasasanay na siya sa pag-inom. Albie, open the door. Albie, please open the door. Sigaw mula sa likod ng pinto kasabay ang malalakas na kabog sa pinto at pilit na pag-ikot sa doorknob. Mabilis niyang ibinaba ang alak at lumapit sa pinto na pakiramdam niya ay anumang oras magigiba sa lakas ng pagkatok. Albie! Cindy? Nagtatakang sabi niya na makita si Cindy sa labas ng pinto. Humihingal at puno ng luha ang mga mata. Pumunot ang noon niya sa nakitang itsura nito. Please let me in. Pagsusumamo nito at nilingon ang pinaggalingan. Sinundan niya ang tinitignan nito. Isang lalaki ay nakita niyang tumatakbo palapit. Mabilis niyang hinila si Cindy papasok ng pinto at lumabas ng pinto para tignan ang lalaking sumusunod dito. Tumigil ito sa pagtakbo na makita siya at nagtaas pa ng 2 kamay at tumalikod na naglakad palayo. What happened? Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang The Unwanted Love Affair. Tunghayan na po natin ang 8th bahagi. What happened? Tanong niya kay Cindy at pinaglipat-lipat ang tingin niya kay Cindy at sa lalaking naglakad palayo. Marahil turista ito na nasobrahan sa alak dahil pagewang-gewang ang lakad nito at marahil mabagal din ang pagtakbo dahil hindi nito naabutan si Cindy. Wala na ba siya? Takot na tanong nito habang tumutulo ang mga luha sa pisngi at nanginginig ang buong katawan. Nakayakap ang mga kamay nito sa sarili at nasa mga inosenteng mata ang takot. He's gone. What happened? Muling tanong niya. Napahagulhol naman ang iyak si Cindy at tila nang lambot ang katawan. Inalalaya niya ito at pinaupo sa kama. He tried to touch me. Sagot nito sa pagitan ng pag-iyak. Buti na lang nakatakbo ako. Patuloy nito at lalong lumakas ang pag-iyak. Naikuyom niya ang mga kamay at nagtatagi sa mga bagang sa galit. Tama na. He's gone and I am here. I won't let anyone hurt you. Ewan niya kung bakit niya nasabi ang mga bagay na yon. Pero alam niya sa sarili na totoo ang lahat ng yon. At yon ang nararamdaman niya ngayon habang nakikita niyang umiiyak si Cindy. At takot na takot dahil sa manyak na yon. Bukas na bukas hahanapin niya yon at paaalisin niya sa resorts. Wala siyang pakialam kung turista ito o ikasisira man ang resort ang gagawin niya. Ang mahalaga, walang masamang loob na makapasok sa resort niya. Uminom ka muna. At iniabot ang baso ng tubig. Nagpunas muna ito ng mga luha sa pisngi bago tinanggap ang baso at mabilis na ininom iyon. Salamat. Saan ka ba nakakita ng lalaking yon? Miss, sa may tabing dagat. Naglalakad ako nang bigla siyang sumulpot kung saan. Sagot nito habang pinahid sa mga kamay ang mga luha at ilang beses niyang napansin ang pagkagat nito sa labi. At di rin ilang beses siyang napalunok habang pinagmamasdan ito. Suot pa rin ito ang bestida nitong kulay dilaw na lalong nagpatingkad sa maputi nitong balat at nagpapakita sa magandang hubog ng katawan nito. Simple pero may kakaibang dating na gumugulo sa kanya. Out of nowhere, he grabbed me sa bewang. Then ayun, nagtitigli na ako. Ba't parang may party doon dahil malakas ang music, wala nakaririnig sa akin. So ayun, nagtatakbo na lang ako. And worst, hinabol niya ako kaya ako nakarating dito.
Patuloy nito at nilingon siya. Mabilis siyang nag-iwas ng mga mata rito. Ayaw man niyang aminin pero may epekto sa kanya si Cindy at hindi niya ito nagugustuhan. Then why here? Bakit sa cottage ko? Tanong niya, nagkasalubong ang mga mata nila at muling napakagatlabi si Cindy. He groaned. I don't know. Maybe I thought I'm safe here. Safe in here? With me, Cindy? Why? Am I not safe in here with you? Balik tanong nito habang nakatitig sa mga mata niya. I know you hate me so much. But you won't let him rape me sa loob ng resort mo. Dahil alam kong ayaw mo ng eskandalo. Definitely. And anong ginagawa mong sa resort ng ganitong oras? Pag-iiba niya ng usapan dahil alam niyang magbabangayan lamang sila at sinulyapan ang relo sa braso. Mag-aalas 9 na ng gabi. At paano ka nakapasok sa loob tapos... Tapos na ang duty mo, hindi ba? Nagyuko ito ng ulo at kagat-kagat na naman ito ang ibabang labi. Naiinis na siya dahil kanina pa siya nito inaakit nang walang kamalay-malay. Pinapasok ako dahil sabi ko may nakalimutan ako sa loob. Nakayukong sagot nito at alam niyang nagsisinungaling ito dahil hindi siya nito matignan ng diretso. Well, gabi na. Ihahatid na kita. Huwag na. Nasa labas ang bike ko at... Enough. Putol niya sa pangangatwira nito at ipinatong sa magkabilang balikat nito ang jacket at hinilang susi sa tukador malapit sa kama at iginiyan niya na ito palabas ng cottage. Sanay na akong magbike ng ganitong oras. Matatapos ng mangyari sa'yo, hindi ka natatakot na umuwi ng mag-isa? Natatakot pero get in, ani Albie. Albie, baka kasi Cindy, get in the car. Utos niya at buti naman sumunod ito bago pa siya tuluyang mainis. Yung bike ko nasa may poste, sabi nito habang papalabas ng gate ang sinasakyan nila. Balikan mo na lang bukas, ang importante makauwi ka ng maayos ngayong gabi. Sagot niya na sa kalsada ang mga mata. Ituro mo kung saan ang daan sa bahay mo. Kahit sa may kanto mo na lang ako ibaba, huwag na mismo sa bahay. Wala akong atraso sa pamilya mo. Kayo ang may atraso sa akin. Kaya wala akong dapat ikatakot sa pamilya mo. Sabi niya nang mahulaan niyang nag-aalala ito. Baka makita siya ng mga kapatid. Sinulyapan niya ito pero nanatiling labas ng bintana nakatingin at hindi pinapansin ang sinasabi niya. Hinto niya na ang kotse sa tapat mismo ng bahay nila. Sinilip niya ang bahay na may dalawang palapag at yari sa kahoy. At mukhang lumang bahay na marahil, inuupahan lang ng mga ito. Dahil ang alam niya, palipat-lipat lang ng mga paupang bahay ang pamilya ni Cindy. Salamat, Albie. Pasalamat nito at kinapa ang lock ng pinto. See you tomorrow, Cindy. Sagot niya. Tumangaw lang si Cindy at bumaba na ng sasakyan. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan. Hindi niya nahinintay na makapasok sa loob ng bahay si Cindy. Ayaw muna niyang makita ang mga kapatid nito, lalo na si Gina. Ang babaeng muntik nang sumira sa pamilya nila. Dahil sa mga nangyari noon, muntik nang mamatay ang mama niya. Nang gabing palayasin niya si Cindy at ang pamilya nito ay nagtangkang magpakamatay ang mama niya at mabuti na lang kaagad itong naisugod sa ospital at kung sakali nawala ang mama niya ng mga oras na yun. Hindi niya alam kung ano ang mga kaya niyang gawin kay Cindy at sa pamilya nito. Damn it, Albie. You should hate her. Mura niya sa sarili at sumiklab muli ang galit niya sa mga ito matapos maalala mga paghihirap ng mama niya ng mga panahong iyon. Sino yun, Sin? Nakangusong tanong ni Ate Len niya nang salubungin siya nito sa pintuan. Sino naghatid sa'yo? Usisa nito habang nagkandahaba-haba ang leeg nito sa pagtanaw sa labas. Kaibigan lang, matamlay na sagot niya at nagtuloy na sa pagpasok sa loob. Wala ka namang kaibigan ah. Nakasunod na sabi nito. Nagkibit-balikat na lamang siya at naramdaman ang jacket na nakasabit sa mga balikat. Kaninong jacket yan? Mukhang mahal ah. Tanong nito at mabilis na hinila ang jacket sa balikat niya. At ang bango pa, habang inaamoy-amoy ang jacket. Mayaman ba yung naghatid sa'yo? Lalaki yun no? Ano, jowa mo? Sunod-sunod na usisa nito. Habang hawak-hawak pa rin ito ang jacket ni Albie at inaamoy-amoy. Akin na nga yan?
Inis na sabi niya sabay hila sa jacket at naglakad paakyat sa taas. Pinagpasalamat niya ang ate Len lamang niya ang nasa sala dahil kung nagkataon, nagising pa ang ate Jane na isa. Isa pa yun sa mga hindi titigil sa kauusisa kung sino naghatid sa kanya. At alam niyang magugulat ang mga ito at baka hindi pa maniwala pag sinabi niyang si Albi Del Siero ang naghatid sa kanya. "Hoy Sin, hindi mo ba ako sasagutin?" Habol nito. Pinaikot lang niya ang mata at walang kibong umakyat sa taas. Pagpasok sa silid, nakita niyang nakahiga na ang nanay niya sa kama. Naupo siya sa sofa sa may gilid ng tukador. Itinaas niya ang mga tuhod roon at niyakap. Takot na takot siya kanina dahil buong akala niya mapapahamak na siya. Dinala siya ng mga bike sa Del Siero Resort at lagi naman siyang libre pumasok doon. Naisipan na naman niyang pumasok sa loob kahit gabi na. Ang dami kasing gumugulo sa isip niya at sa dami ng iniisip, hindi niya namalaya na napalayo na pala siya. Napalayo siya ng paglalakad at mula kung saan sumulpot ang isang lalaki na tila ba ibang lahi. Marahil turista lang ito at hindi taga-ilihan. Agad niyang nahulaan na lasing ang lalaki dahil sa kilos nito. Nagtitili siya nang bigla siyang yakapin nito sa bewang at pilit inihiga sa buhanginan. Nanlaban siya at ginawa ang lahat para matakasan lang ang lasing na lalaki. At ipinagpapasalamat niyang nagawa niyang mailayo sa kanyang lalaki at nagtatakbo palayo. Pero sinundan siya ng lalaki. Binilisan niya ang pagtakbo at dahil na rin sa takot at kaba, naiyak siya dahil hindi niya alam kung makakaligtas pa ba siya. Panay ang sigaw niya at hingi ng tulong pero malakas ang musika sa isang cottage ay wala nakarinig sa kanya. Isama pa na gabi na rin kaya halos nasa loob na ng mga cottages sa mga guest ng resort. Dinala siya ng pagtakbo sa cottage ni Albie. Ewan niya kung bakit doon siya dinala ng mga paa. Kahit wala namang kasiguraduhan na nasa loob ng cottage si Albie at kung tutulungan ba siya nito kung sakali. Halos magiba niya na ang pinto sa pagkabog at nawalan na siya ng boses sa kasisigaw kay Albie. At ipinagpapasalamat niya na bumukas ang pinto at nakita ang gwapong mukha ni Albie. Nakakunot ang noong nakatingin sa kanya. Nawari nagtataka kung anong nangyari sa kanya at kung ano ang ginagawa niya sa cottage nito sa ganitong oras. Matapos niyang masabi rito ang lahat, nakitaan niya ng pag-aalala si Albie sa mga mata nito. Tulad na nakita niya noong iligtas siya sa pambabastos ni Jeffrey. Nag-aalala ba talaga si Albie sa kanya? Tanong niya sa sarili at niyakap ang mabangong jacket nito. Aaminin niyang nakaramdam siya ng relief nang makita si Albie. Pakiramdam niya, ligtas siya rito at walang mananakit sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon, nailigtas siya ni Albie sa mga nambabasto sa kanya. Una noong high school siya kay Jeffrey at ngayon sa isang dayuhan na nais siyang gawa ng masama. Albie, bulong niya. At tila nakikita niya ang gwapong mukha nito. Kinabukasan sa almusal siya ang pinag-uusapan. Pilit siyang tinatanong kung sino ang naghatid sa kanya kagabi. Pero hindi niya sinagot ang mga ito. Mabilis niyang inubos ang almusal. "Ang arte mo ha, sabihin mo na kasi." Pamimilit pa rin ang ate Len niya. "Wala nga yun," sagot niya at tumayo mula sa hapagkainan at mabilis nang lumabas ng bahay para iwasan ang mga ito. "Tingnan niyo nay, wala yung bike niya." Narinig pa niyang sumbong ni ate Len niya sa nanay nila. Wala siyang bike kaya kailangan niyang lakarin ang papunta sa Del Siero Resorts. Ayaw niyang mag-tricycle dahil mamamahalan siya sa pamasahe. Lalo naman sa taxi. Isa pa, sanay na siya sa malayo-layong lakarin. Kinuha niya ang ballpen at papel sa bag para isulat ang mga gagawin niya sa resorts ngayong araw. Habang naglalakad, nang may bumusina sa kanya. Napalingon siya at nakita ang pamilyar na kulay abong mamahaling sasakyan. Huminto siya sa paglalakad nang tumigil ang kotse sa harapan niya. Ilang saglit lang ang driver ng mamahaling kotse. Si Albie, nakakulay asul itong damit, magulo ang buhok na tinatangay ng hangin at syempre gwapong-gwapo na naman ito at tila para sa kanya, ito na ang pinakagwapo sa kanilang lugar. Kumunot ang noo niya matapos itong masuri. "Good morning."
Walang ngiting pati nito habang nakatayo sa bukas na pintuan ng kotse. "Get in, isasabay na kita papunta sa resort." Sabi nito habang nakatingin sa bestida niyang pinapahid ng hangin at ilang beses na niyang pinipigilan sa mga kamay. Malayo-layo pa ang resort. Baka lubit na ang dila mo pagdating mo doon. "Doon ba ang punta mo?" tanong niya dahil sa pagkakaalam niya. Sa may subdivision ng bahay ng mga Del Sierra at kung galing ito sa bahay, hindi dapat ito ang daan nito papunta sa resort. "Sumakay ka na," ulit nito. Sinulya pa niya ang mahabang kalsada ang lalakarin pa niya kung sakaling hindi siya sasabay kay Albie. Isa pa, niligtas siya ni Albie kagabi bilang pasasalamat na lang. Huwag tanggihan itong isabay siya. Tumango siya at inayos ang bag na nakasabit sa katawan at humakbang palapit sa passenger seat. Ito na ang ikalawang beses niyang pagsakay sa magarang kotse ni Albie at hindi man siya nito pinagbubuksan ng pinto tulad ng mga napapanood niya. Bakit naman gagawin ni Albie yun? Galit nga ito sa kanya. Marahil, tumutulong lang ito dahil naaawa ito sa kanya. "Salamat pala kagabi." Basag niya sa katahimikan habang tinatahak nila ang malinis at maaliwalas na kalsada sa kanilang lugar. "Don't mention it. Yung jacket pala nasa bahay pa. Lalabhan ko muna bago ko isuoli." Patuloy niya habang pasulyap-sulyap siya sa gwapong mukha nito. Nasa kalsada naman ang pansin nito, kaya malaya niyang mapagmasdan ang mukha niya. May makapal na kilay pala ito at magagandang pilik mata na bumagay sa mga mata nito. Hindi naman singkit pero maliit. Matangos ang ilong nito at manipis sa mga labi. Ang chin nito ay may mga tila tumutubo ng balbas roon. Marahil hindi ito nakapag-ahit. "Enjoying the view?" tanong nito na di man siya nilingon. Napalunok siya at mabilis na tumingin sa labas ng bintana. Yeah, tarantang sagot niya. "Anyway, pinaalis ko na ang lalaking ng basto sa iyo kagabi," sabi nito. "Oh," tanging nasabi niya at napakagat sa ibabang labi. Narinig niyang tumikim si Albie at sinulyapan siya. "Cindy, I don't want anyone to know about what happened last night. And, I see. Kaya mo ba ako isinabay para sabihin na huwag kong sabihin sa iba ang nangyari sa akin sa resort?" Paniniyak niya kahit alam niya na ang isasagot. "Well, Cindy, hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat but I know, you were in danger that night and nagpapasalamat ako dahil napunta ka sa cottage ko." "Yeah, dahil kung sa ibang cottage, baka kumalat ang nangyari, hindi ba? At iniisip mo na malaking kasiraan sa resort pag nalaman ng lahat ang nangyari sa akin, ganoon ba?" Tanong niya na hindi maitago ang inis. Dahil alam na niya ngayon ang dahilan kung bakit tila bumait ito ng konti sa kanya. May pahatid-hatid pa ito kagabi at ngayon naman, isinabay daw siya. Alam naman niyang inabangan talaga siya nito para makausap na huwag sabihin sa iba ang nangyari. I'm just saving my resort. Wika nito. Ayokong madungisan ang pangalan ng resort ko. At ayoko ding madikit ang pangalan ng resort sa pangalan mo, Cindy. Mabilis na sagot nito na nagdulot ng konting kirot sa dibdib niya. Yeah, right. Dahil pag nadikit ang pangalan ng resort sa pangalan ko, malaking kasiraan yon para sa resort mo. Tanging sagot niya. That's why una pa lang pinapaalis na kita. But of course, nagmamatigas ka at ayaw mong umalis. Madiin na sagot nito at pinasok sa malaking gate ang sasakyan. Tatapusin ko ang trabaho ko, Mr. Del Sierra, at sa loob ng isang buwang pananatili ko rito, hindi ko dudungisan ang resort mo, gaya ng unang pakay ko rito. Nais ko lang malaman ang katotohanan kung ano pa bang katotohanan ang hinahanap mo dito sa Del Sierra. Iimbagang nasagot nito at marahas itong humarap sa kinauupuan niya. Marami, Mr. Del Sierra. Nahihiwagaan ako sa mga pangyayari at aalamin ko yun at hindi ko mapipigilan. Alamin mo kung anong gusto mong alamin dahil para sa akin, isang kabit ng papa ko ang kapatid mo. At kung may mahanap ka mang kasagutan dito sa Del Sierra, sinisiguro ko sa iyong lalo ka lang masasaktan at ilulugmok ang kapatid mo sa kasalanan. Mabangis na litanya nito. Hindi siya umimik saglit, humarap at naghanap ng isasagot pero wala siyang makapa. Kaya mabilis na lang siyang bumaba ng sasakyan nito.
Walang lingon na naglakad siya papunta sa HR office. Nasasabing niligtas siya ni Albie sa pangalawang pagkakataon at ngayon, alam niya na ang dahilan nito. Ano nga kaya ang katotohanan ng matutuklasan ni Cindy sa likod ng relasyon ni Mr. Del Fiero at ng kanyang kapatid? Maging maayos kaya ang pakikitungo sa kanya ni Albie sa pagkakataong ito? Yan ang patuloy nating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang The Unwanted Love Affair. Tunghayan na po natin ang 9 na bahagi. Pagpasok sa opisina, inihagis niya ang susi sa kotse at papagsak na umupo sa swivel chair at iniikot iyon paharap sa salamin na bintana kung saan nakikita niya ang halos kabuuan ng Del Fiero Resorts. Pagbalik niya kagabi sa resorts, kaagad niyang hinanap ang lalaking ng bastos kay Cindy at kaagad na pinalabas ng resorts niya. Kasama ang mga kasamahan nito. Ayaw niya ng gulo kaya binalik na lang niya ang bayad ng mga ito para hindi na humaba pa ang usapan. Basta ang nais niya, wala sa oras na iyon mismo ang taong nambastos kay Cindy. Kung hindi lang malakas ang pagpipigil na ginawa niya, baka nabugbog pa niya ang dayuhan, pero ginawa niya ang lahat ng pagpipigil dahil ayaw niyang madala sa eskandalo ang resort. At gaya ng sinabi niya kay Cindy, ayaw niyang madikit ang pangalan nito sa resort niya. Alam niyang gulo ang dala ni Cindy sa resort, kaya una pa lang, pinapaalis niya na ito. Pero matigas ang ulo at nagpupumilit na tapusin ang isang buwan. Dahil naghahanap din daw ito ng kasagutan sa tanong kung ano nga ba ang katotohanan sa pagitan ng papa niya at ng kapatid nito. Ewan niya kung bakit ano pang katotohanan ang nais nitong malaman. Malinaw pa sa tubig ng ilihan na kumabit ang kapatid niya sa papa nito. Niloko ng papa niya ang mama niya. Sa isiping iyon, naikuyom niya ang mga kamay. 5 taon man ang lumipas, pero hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na muntik nang mawala sa kanila ang mama niya. Isang gabing hindi umuwi ang papa niya at dahil doon, ninais ng mama niyang tapusin na lang ang buhay nito. Kesa daw sa patuloy siyang pagtawanan ng mga tao sa kanilang lugar dahil nagawa itong ipagpalit ng papa niya sa isang mababang uri na tulad lamang ni Gina Palmones. Naglaslas ng pulso ang mama niya at ipinagpasalamat niyang natagpuan ito ni Ava bago pa maubusan ng dugo at kaagad na naitakbo sa ospital. Nakaligtas ang mama niya at ginawa nila ang lahat para manatiling lihim ang nangyari sa mama niya. Ayaw niyang pagpiyestahan ang pagtatangkang pagpapakamatay ng mama niya sa buong lugar nila. Tama na ang isang eskandalong kinasangkutan nila. Wala siyang pagsisising naramdaman matapos ang ginawa niya sa pamilya ni Cindy at hanggang ngayon, galit at pagkamuhi pa rin ang nararamdaman niya sa pamilya Palmones. Pero kay Cindy, ewan niya kung bakit tila hindi siya sigurado kung galit o ano nga ba ang nararamdaman niya para rito. Pumugot siya ng malalim na paghinga at minasahe ang sentido na tila nananakit sa kakaisip kung anong katotohanan ang nais hanapin ni Cindy sa Del Fiero Resort at bakit 1 linggong hindi bumalik ang kapatid nito samantalang ang papa niya bumalik din nang malaman ang nangyari sa mama niya. Nagtago marahil ito at nag-guilty kaya umabot ng 1 linggo bago bumalik kina Cindy at gaya ng sabi ni Cindy, bakit na natiling tikom ang bibig ng kapatid niya kung ano nga ba ang nangyari ng gabing iyon? Albie, tawag na umago ng pansin niya at tila nagpabalik sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Nilingon niya ang tumawag at nakita si Elvira, nakangiti ito habang palapit sa kinauupuan niya. Where on earth have you been? Tanong nito na makalapit at naupo sa mesa nito. Kanina pa ako nakatayo rito, pero tila ang lalim ng iniisip mo. Patuloy nito. Si Elvira ang anak na matalik na kaibigan ng mama niya. Ito ang nakasama niya sa Amerika dahil doon din ito nag-aral. At mula na makabalik siya, lagi itong bumubuntot-buntot sa kanya. Sa Amerika pa lang,
Nilinaw na niya kay Elvira na wala itong maaasahan. Ayaw niya ng commitment. Ayaw niya ng karelasyon. Aaminin niyang may mga nakasama siya mga babae pero walang relasyon na buo. Lahat ng nakasama niya, alam ang hanap niya. Hindi relasyon kundi tawag lang ng laman. Isa si Elvira sa mga yon. Pero dahil anak ito ng kaibigan ng mama niya, umaasa ito na may relasyon na pwedeng mabuo sa pagitan nila. Pero alam niya sa sariling imposible iyon. What are you doing here? Well, you forgot about the dinner last night. And hindi ako naniniwala sa reason mo kay tita na busy ka sa work. Malambing na sagot nito at pinaglandas ang kamay sa balikat niya pababa sa dibdib. Mabilis niyang inalis ang kamay nito at tumayo. Hindi ba nasabi ni mama sa'yo na hindi ako tumatanggap ng bisita sa opisina ko? Seryosong tanong niya at kinuhang isang envelope sa mesa at binuksan yon. Isa sa mga rules niya na huwag gawing motel ang opisina niya. Alam naman niya kung ano ang sadya ni Elvira. Sex, and that's it. Elvira always wants to have sex with him. Kahit noong nasa Amerika pa sila, hindi tinatago ni Elvira ang bagay na yon. Elvira is hot. She's really good in bed too. But, tila na siya nagsasawa sa pakikipaglaro rito. Lalo na't umaasa na ito ng malalim na relasyon sa pagitan nila. And that will never happen. Never in his wildest dream na makipagrelasyon kay Elvira at seryosohin ito. Elvira wasn't virgin when they had sex at age 17. Bakit niya magugustuhang makipagrelasyon sa isang babaeng kung kani-kanino muna napunta bago naging sa kanya? And he knows, until now, Elvira seeing another guy. Alam niyang hindi lang siya ang lalaki sa buhay nito. Hindi lang niya alam kung ilan sila. Kaya ngayon pa lang, nais niya nang tapusin ang mga bagay-bagay kay Elvira. Well, actually si tita ang nagpapunta sa akin dito. And why? I'm always honest to you, Albie. Simula nito at lumapit na naman sa kanya. Niyakap siya nito mula sa likod. Stop it! Saway niya at iniwasan nito. I'm here not to check on you. Tita asked me to look after this girl named Cindy Palmones. Mabilis siyang napalingon nang marinig ang pangalan ni Cindy. Tita told me na if I found her here, sabihin ko raw sa'yo and paalisin mo siya immediately. That's why andito ako. I already found her and you need to kick her out of here. Seryosong sabi nito at naupo sa swivel chair niya. At bakit ko naman siya papaalisin? Come on, Albie. She's not supposed to be here. Alam mo yan in the first place. Estudyante siya. Pumasok siya ng legal rito and She's a pretty girl, ha? She looks innocent and fragile. Taas kilay na dugtong nito sa sasabihin niya. Napalunok siya at binitawan ng envelope sa mesa. That's the reason why you are keeping her here. Kahit alam mo kung sino siya. Am I right? Elvira, marami pa akong trabaho. Please, mauna ka na. Sagot niya dahil nais niyang iwasan ang mga tanong nito. Dahil kahit siya wala pa siyang malinaw na dahilan kung bakit hindi niya mapaalis-alis si Cindy. Sinubukan naman niya pero mapilit ito. Nais nitong manatili sa resorts. Alam niyang magagawa niyang mapaalis si Cindy kung gugustuhin niya. Pero tila ayaw niyang gawin. Yeah, don't worry. I'll do it for you. Ako nang bahala kay Cindy kung nahihirapan kang paalisin siya sa resort. Sagot nito at tumayo na. Bago pa man siya makapagsalita, nagtuloy na ito sa paglabas ng opisina niya. Damn it. Bakit ka nakasakay sa kotse ni Albie? Mataray na tanong ni Liz habang nasa isang kubo at gumagawa siya ng report para ipasa sa manager ng HR. Hindi ba sinabihan na kitang huwag mong akitin si Albie dahil akin siya? Taas boses na sabi nito. Inikot lang niya ang mata at tinuloy ang pagsusulat. Sumagot ka kapag kinakausap kita. Sigaw nito sabay tabig sa mga gamit niya sa mesa. Ano bang problema mo? Inis na sigaw rin niya at tinulak ito. Haba, matapang ka na ha. Sabay tulak din ito sa kanya. Huwag kang nagtatapang-tapangan dyan. Eh lahi naman kayo ng kalagkarin. Kaya nga nandito para masilaw mo si Albie. Mga tulad ni Albie ang tipo niyong magkakapatid, hindi ba? Mayaman para mahututan tulad ng ate Gina mo. Pineperahan ng papa ni Albie. Sigaw nito na nagpawala sa pagtitimpi niya at malakas na sinampal ito sa pisngi.
Tumagilid ang ulo nito at nanlilisik ang galit na mga mata. How dare you? Malandi ka! Hiyaw nito at sinugod siya, hinila ang buhok niya. Gumanti siya, hindi dapat nagpapaagrabyado sa mga tulad nitong mapangmata at nilalait ang pamilya niya. Wala kang karapatang pagsabihan ng ganyan ang pamilya ko. Sigaw niya habang hila-hila niya ang buhok nito. Ganoon din ito, hilahira rin ang buhok niya. Malandi naman talaga kayo. Pamilya kayo ng kaladkarin at mga kabit. Sigaw nito na lalong kinagalit niya. At malakas na tinulak ito. Nasadsad ito sa may pinto ng kubo. Bago pa ito makatayo, mabilis niya na itong nilapitan at hinawakan ng mahigpit sa mukha. Huwag na huwag mong iinsultuhin ang pamilya ko. Mariing sabi niya at marahas na binitawan iyon. Humikbi ito at napahagulhol ng iyak pero tinalikuran lang niya ito. You'll regret this, Sin. You will regret this. Sigaw nito habang umiiyak. Nilingon niya ito at tinapunan ng masamang tingin bago tuluyang lumabas ng kubo. Paglabas niya ng kubo, nagbuga siya ng hangin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naubos ang pasensya niya at wala siyang pagsisising nararamdaman. Sa tingin nga niya, kulang pa ang sampal at mga sabunot na pinatikim niya kay Liz sa ginawa nitong pag-iinsulto sa pamilya niya. Maraming tao sa bayan nila ang humuhusga sa kanila, pero walang naglakas loob na sabihin yun sa harapan nila. Si Albie, oo, dahil galit ito sa pamilya nila. Pero si Liz, ano bang tingin ni Liz sa sarili nito? Eh katulad lang din naman ito ng mga kapatid niya. Mayaman lang ito at may pinag-aralan, kaya mataas ang tingin sa sarili. Pero kung tutuusin, katulad lang naman ito ng mga sinasabi niyang malandi at kaladkarin. Pero gaya nga ng sabi niya, mayaman at may pinag-aralan, kaya tingin sa sarili, kakaiba siya. Naglakad siya sa tabing dagat. Wala na siya sa mood gumawa ng report. Magdadahilan na lang siya bukas pag ipinasa na yon. Nais muna niyang makalanghap ng hangin. Nais muna niyang tumigil ang isip sa pag-aalala. Nais niya muna magpahinga kahit saglit lang. Naupo siya sa bato at pinanood ang bawat hampas ng alon sa mga malalaking bato. Habang nililipad ng malakas na hangin ang buhok niya at bestida, pinikit niya ang mga mata. Ganito lang ang gusto niyang katahimikan at tanging mga hampas lang ng tubig ang naririnig niya. Kahit saglit lang, mawala ang anumang pangambang kanyang nararamdaman. What are you doing here, Cindy? Tinig na nagpamulat sa kanya. Nakita niya si Albie na nakatayo sa di kalayuan niya. Nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Bumuntong hininga siya at tumingin sa dagat. Are you really want to risk yourself? Tanong nito at lumapit sa kinauupuan niya. Malayo ka na sa beach at alam mong pwede kang mapahamak rito tulad kagabi. Patuloy nito. Kung nag-aalala ito ay hindi niya alam. Basta ang alam niya, ang resort ang mahalaga rito. At iniingatan niya itong huwag madungisan. I'm safe here. Sagot niya na hindi man ito nilingon. Nanatili ang mga mata sa tubig. Sa tubing nakikita ko ang mga hampas ng alon, alam kong ligtas ako. Madalas ka ba rito? Tanong nito at naupo sa isang bato. Malapit sa kinauupuan niya at nakaharap din ito sa dagat. Maybe yes. Bakit rito? Dahil tahimik. Pakiramdam ko nawawalan ako ng problema. Marami bang problema ang isang Cindy? Alam mo ang sagot sa tanong na yan. Sagot niya at bumuntong hininga at nilingon si Albie na sa mga alon nakatingin habang inililipad ang buhok nito. Napangiti siya saglit dahil ang gwapo nitong tignan. Bata pa lang ako, marami na akong problema at pinoproblema. Maraming tanong kung bakit ganito ang buhay ko. Alam mo na, pakiramdam ko hindi ko pa nararanasan ang maging masaya. Parang andamot sa akin ang salitang masaya. Ni hindi man nagpaparamdam. Napangiti siya sa sinabi dahil ewan niya kung bakit sinabi niya kay Albie ang mga bagay na yon. Marahil dahil wala siyang kaibigang mapagsabihan. Si Maya, kaibigan niya, pero hindi niya magawang buksan ang mga problema niya rito. Bakit kay Albie? Andali niyang nasabi nang hindi pa niya nararanasang maging masaya. Minsan, nagtatanong ako sa sarili ko kung naging masama ba ako sa unang buhay ko at pinaparusahan ako ngayon. Patuloy niya at iniling ang ulo
para pigilan ang luhang namumuo. Sinulyapan si Albie na tahimik na nakikinig sa karadramahan niya habang sa dagat nakatingin. Mabuti pa ang mga batong ito, matatag kahit gaano kalakas ang hampas ng alon sa kanila. Hindi sila natitinag. Ako, turo niya sa sarili at hindi napigilan ang pag-iyak. Natila ba ang tagal na niyang kinikimkim at ngayon lang ibinuhos at sa harapan ni Albie. Hindi niya mawari kung bakit kailangan sa harapan nito. Ako, malapit na kong bumigay. Impit na usal niya at humagulhol ng iyak. It's okay, just cry it out. Hanggang sa maubos na yung luha mo at gumaan ang pakiramdam mo. Sabi nito at naramdaman ang kamay nito na humagod sa likuran niya. Lalo siyang napahagulhol dahil tila pakiramdam niya andyan si Albie para makinig at makiramay sa kanya. Minsan, we need to be true to ourselves na we are not that strong, that we need someone to listen and help us. But no one wants to listen to me, neither help me. Bulalas niya at lalong lumakas ang pag-iyak. Totoo naman, wala siyang kaibigan na talagang mapagsasabihan at makakatulong sa kanya dahil walang nais makinig at tumulong sa isang tulad niya. Isa akong Palmones, hindi ba? Sinong gustong makinig at tumulong sa isang Palmones na kilalang pamilyang kaladkarin, malalandi at mga kabit? Sagot niya rito. Dahil alam niyang ito mismo, ganoon ang tingin sa kanya at hindi nito kinakailayon. Cindy, don't say that. Albie, ikaw mismo, kaladkarin at malandi ang tingin mo sa akin, hindi ba? Luha ang tanong nito. Napalunok ito at tumitig sa mga mata niyang puno ng luha. No, Cindy, no. You are different. You are different? Albie, pilit kong iniibang sarili ko, but no one believes in me. They all think I will be like them, but I'm not, and I don't want to be like them. Ayoko, ayoko. Umiiyak na putol niya sa sasabihin ni Albie. Shh, it's okay. Bulong nito at hinila siya palapit rito at niyakap. Sinubsob niya ang luha ang mukha sa dibdib nito at lalo lumakas ang pag-iiyak. Dahil pakiramdam niya, safe siya kay Albie na nandyan ito para makinig sa kanya at maniwala sa kanya. Higit sa lahat, tanggapin siya bilang isang Cindy Palmones. I'm sorry kung nahusgahan kita. I don't know. It's just binulag lang ako ng galit ko sa pamilya mo. But I know you were different and I believe in you, Cindy. Why, Albie? Tanong niya at tiningala ito. Tumingin ito sa kanya kaya halos kahibla na lang ang layo ng mga labi nila sa isa't isa. At sa kabila ng pag-iyak, hindi nakaligtas sa kanya ang abnormal na pagtibok ng puso. Ngayong yakap-yakap siya ni Albie at nasasamyo niya ang mabangong hininga nitong naghahatid init sa malamig na hanging humahampas sa kanila. I want to know why. Sagot nito at sa isang iglap, nasa mga labi niya na ang mga labi nito. Kauna-unahang pagkakataong nahalikan ng mga labi niya ng isang Albie del Cerro. Nanlaki ang mga mata niya ng una dahil sa pagkagulat. Pero saglit lang yon. Pinikit niya ang mga mata at ninamnam ang mga halik ni Albie na inakala niyang sa panaginip lang pwedeng mangyari. Nadadala na siya ng mga halik nito nang bigla itong tumigil sa paghalik. Pareho pa nilang habol ang paghinga. Nagtama ang mga mata nila at anong nakita niya sa mga mata ni Albie? Last? Pagnanasa? Napalunok siya. I'm sorry. He breathed. Albie. Usal niya pero mabilis itong tumayo. Mula sa pagkakaupo sa bato at naglakad palayo sa kanya. Sayang, wala siya nagawa kundi sundan lang ng tingin ang papalayong si Albie. Why? Tanong niya sa sarili at dinama ang mga labing hinalikan ni Albie. Alam niyang hindi siya nananaginip, hinalikan siya nito. Ang unang halik na nga bang ito o magiging daan sa pagkakaroon ng relasyon sa pagitan ni na Cindy at Albie? Paano nila muling haharapin ang isa't isa matapos ang tagpong ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinabagatang The Unwanted Love Affair.
Tunghayan na po natin ang 10th bahagi. Alpi, we need to talk. Bungad ng mama niya na makapasok na siya ng bahay. Wala talaga siyang balak umuwi ng bahay. Nais niyang sa cottage na magpalipas ng gabi dahil maraming trabaho at marami siyang iniisip. Kasama na roon ang paghalik niya kay Cindy na buong araw na gumugulo sa isip niya. Ewan niya nga ba kung bakit hinalikan niya ang babaeng yun? Kung dahil ba naaawa siya rito? Dahil nahihirapan na ito sa buhay? Dahil nakita niya itong umiiyak? At aaminin niyang tears make him weak. Oh, dahil baka naman nais talaga niyang mahalikan ang labing nito. Good evening, ma. Bati niya sa mama at humalik sa pisngi. Nakataas ang kilay nito at alam niya ang dahilan. Kung bakit hindi lang siya nito pinilit na umuwi, hindi talaga siya uuwi ng bahay. Mula nang bumalik siya sa lugar nila, bihira siyang umuwi sa bahay nila. Madalas sa resort siya nag-stay o di naman kaya sa condo unit niya sa may malapit sa mall. Ilang kilometro lang ang layo mula sa resort. We need to talk right now, Albie. And this is serious. Matigas na sabi ng mama niya at naglahad papuntang library. Bumuntong hininga na lamang siya at sumunod rito. Why you let that girl na makapasok sa resort? Alam mo ba ang maaaring mangyari pag nakita siya ng papa mo? Simula ng mama niya na hindi mapakali. Ma, she's not that dangerous. And besides, wala siyang kasalanan sa mga nangyari noon. Albie, kapatid niya ang babaeng yun. At sapat na ang kasalanan yun para sa tulad niya. Galit na sagot ng mama niya. Alam niyang mangyayari ang bagay na ito, kaya lalo siyang nai-stress sa bahay. I've tried to read of her, pero nagpumilit siyang tapusin ang isang buwan na OJT. And estudyante siya, ma. Hindi ko siya pwedeng paalisin ng ganun-ganun na lang dahil sa personal na alitan natin sa kanya. Hindi pa rin siya dapat manatili sa resort. Paano kung makita siya ng papa mo? Ma, hindi ba kayo na rin na nagsabi na nagbago na si papa? Pero Albie, natatakot pa rin ako na baka magsimula muli ang komunikasyon ng papa mo at sa babaeng yun. Never, mama. Hinding-hindi mangyayari yan. Mabilis na sagot niya. Dahil yon ang totoo. Hindi na muling mauugnay ang papa niya sa pamilya Palmones. Kung noon, masyado pa siyang bata, kaya hindi niya naprotektahan ang pamilya. Ngayon, kayang-kaya niya ng protektahan ang mga ito, lalo na ang mama niya. Calm down, ma. Alo niya sa ina at lumapit rito. I won't let that happen. Andito na ako. Hindi ko nahahayaang masaktan pa kayo. Ano bang dahilan mo at hindi mo pa siya mapaalis-alis? Tanong nito at tinignan siya sa mga mata. Bumuntong hininga siya at naglakad sa malaking library. Wala akong dahilan, mama. Ayoko lang napaalisin siya sa resort nang walang sapat na dahilan. At ayokong idahilan ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Ayokong mapuna ang resort pag ginawa ko yun. Paliwanag niya. Nanatiling nakatingin sa kanya ang mama niya na tila ba tinatan siya kung nagsasabi siya ng totoo. Idahilan mo ang pakikipag-away niya sa kapwa niya estudyante. Nagulat siya sa sinabi nito. What? Kunot noong tanong niya. Hindi ba nila nireport sa iyo na nakipag-away siya sa isang OJT? No, I mean walang nakarating na balita sa akin tungkol dyan. Sagot niya dahil wala naman talagang nagsabi sa kanyang tauhan ng resort sa nangyari. Kaya ba nasa may batuhan si Cindy kanina? Kaya ba ito umiiyak dahil may nakaaway ito? Pero anong dahilan? Mga tanong niya sa sarili. Sa sobrang busy niya sa kaiisip sa ginawa niyang paghalik kay Cindy, hindi niya namalayan na may gulo na palang nangyari. Tumawag sa akin ang isa sa mga tauhan at sinabi na nakipag-away daw ito. Kung anong dahilan, hindi ko alam. So that's it. Maidadahilan ka na para palayasin siya sa resort. Taas kilay na wika ng mama niya. Ma, baka naman hindi naman away na. Enough, Albie. Paalisin mo na ang babaeng yon. Like what I said, hindi ko siya mapapaalis ng walang sapat na dahilan. Yan lang ba ang dahilan mo? O baka naman natitipuan mo na ang babaeng yon? May pag-aakusa sa tono nito. Ma, saan mo na naman nakuha yan? Kay Elvira? Tanong niya dahil nakasisiguro siyang nagsumbong na si Elvira sa ina at nasabi rito kung anong itsura ni Cindy. Totoo naman ang sinabi ni Elvira na maganda at inosente ang itsura ni Cindy.
kaya iniisip nitong yun ang dahilan niya kaya hindi niya ito pinaaalis sa resorts. Hindi rin alam sa sarili kung yun ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nasa Del Cerro Resort pa rin si Cindy. Huwag sana pati ikaw, Albie. Ikamamatay ko na. Sagot nito at mabilis na lumabas ng library. Napatitig siya sa pintong malakas na ibinagsak ng mama niya dahil sa galit. Damn it. Mura niya at napasipa sa upuan. Ibinagsak ang katawan, paupo, sinalo ng dalawang palad ang mukha niya. Cindy is nothing. She's beautiful, right? But she's nothing. Paulit-ulit na kumbinsin niya sa sarili. Dahil kahit siya mismo, hindi niya alam kung ano ba ang dahilan at pinupukaw ni Cindy ang atensyon niya. Tulad kanina, nadala siya nito sa mga sinabi nito, hindi pa ito naging masaya. Niminsan, hindi pa nito naranasan ang maging masaya. Nalulungkot siyang isipin kung bakit pinagkakait kay Cindy ang maging masaya. At wala raw itong kaibigan na pwedeng masabihan sa nararamdaman niya. What a cruel town para hindi kaibiganin si Cindy, dahil lang sa issue ng mga kapatid nito. Ano bang kasalanan ni Cindy? Kasalanan ba niya kung ganoon ang ginagawa ng mga kapatid nito? Ano bang inaayawan ng buong lugar nila sa isang Cindy na all of her life she was looking for her own happiness? She wants to be happy, to feel the happy feeling na ipinagkakait ng buong bayan ng Ilihan dahil lang sa taglay nitong apelido. Hindi ba't isa din siya sa tinutukoy ng buong lugar nila na humaharang sa kaligayahang hinahanap ni Cindy? Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay. Wala nga siyang balak matulog roon, pero tiniis niya na para makasama naman ang dalawang kapatid na babae. Dahil kahit papaano, namiss rin naman niya ang mga ito. Habang tinatahak niya ang kalsada papuntang resort, nakita niya si Cindy sa may karinderya na bumibili. Binagalan niya ang takbo ng kotse para mapagmasdan itong mabuti. Napansin niyang tahimik lang ito, naghihintay habang binabalot ng tendera ang binili nito. Napansin din niyang hindi magandang pagtingin ng tendera kay Cindy at ang masungit na pag-abot nito sa plastic na binili ng dalaga. Ganoon pa man, nginitian pa rin ni Cindy ang masungit na tendera at sumakay ulit ito sa bike niya. Nakaramdam siya ng pagkainis sa tendera dahil alam niyang minamata nito si Cindy dahil isa itong palmones. At dahil sa nasaktan, masasabi niyang malupit nga ang lugar nila kay Cindy. Mabagal nga ang pinatakbo ang kotse na kasunod kay Cindy. Nakasuot ito ng dilaw na t-shirt at puting walking short at puting sneakers. Nakalugay ang mahaba nitong buhok na nililipad ng hangin. Napaka-inosente nitong tignan at masasabi niyang maganda at may dating si Cindy. Isama pa ang magandang hubog ng katawan nito. May maganda itong hinaharap na talagang malaking atraksyon sa mga tao lalo na sa kanya at kapwa niya lalaki. Napahawak siya sa mga labi habang nakasunod pa rin kay Cindy na binabaybay ang kalsada sakay ng bike nito. Pagdating sa resorts, kaagad niyang inalam ang sinabi ng mama niyang pakikipag-away ni Cindy. Bakit kay mama ka nagsabi ng hindi muna sa akin? Sita niya sa sekretarya ng HR na nagsumbong sa mama niya. Pasensya na po sir. Sakto po kasi nang tumawag siya, nagsumbong si Miss Liz kaya nasabi ko po na may inaway si Cindy. Sagot nito. At hindi nakaligtas ang pagtawag ng miss nito kay Liz. Samantalang kay Cindy, Cindy lang. Lahat na ba talaga ng tao sa lugar na ito minamata si Cindy? Mapayaman man o mapamahirap, iisa ang tingin sa babaeng yon. Ano bang kasalanan ni Cindy sa mga tao sa lugar nila? At kontratuhin ito ay ganoon na lang kababa. Kanina nakita niyang inabot ni Cindy kay Mang Simeon ang binili nito sa karinderya. Marahil, madalas nang gawin ni Cindy yon sa matanda kaya hindi na siya magtataka kung madali kay Cindy ang makapasok sa resort, kahit noon pa man. Bakit siya sa simpleng pag-abot lang ng pagkain ni Cindy kay Mang Simeon, nakita niya na kung gaano ito kabait? Bakit ang mga tao sa paligid nila hindi? Bakit puro pagmamaliit at panghusga ang mga ito kay Cindy? Tanong niya sa sarili at naramdaman ng galit sa sarili dahil isa din siya sa mga taong nagmamaliit at nanghuhusga sa dalaga. Pagdating niya sa resort, kaagad niyang ginawa ang report na hindi natapos kahapon dahil sa pag-aaway nila ni Liz.
Sin, pinapatawag ka sa HR. Sabi ni Lena, isa ding OJT pero hindi siya nito pinapansin ngayon lang. Marahil nautusan lang ito nang tawagin siya. Sige, salamat. Pasasalamat niya at tumayo na mula sa pagkakaupo. Alam niyang ang tungkol sa awaya nila ni Liz ang pag-uusapan at siguradong nagsumbong ito na sinaktan niya ito and no doubt. Umabot kay Albie ang nangyari at sigurado siyang paaalisin na siya nito dahil sa pagkakalat niya sa Del Cielo Resort. Magdamag siyang gising kagabi sa dami ng gumugulo sa isip niya at aaminin niyang isang dahilan doon ang paghalik sa kanya ni Albie. Nais niyang malaman kung bakit siya hinalikan nito at kung bakit pagkatapos ay basta na lang siyang iniwan. Nagsisisi ba ito dahil nahalikan niya ang isang tulad niyang mababang uri ng tingin sa buong lugar nila? Nagsisisi ito dahil naakit siya ng mababang uring tulad niya kung tawagin sa bayan nila'y pamilya ng kaladkarin at malalandi. At si Albie, anong tawag nito sa pamilya niya? Hindi ba't mga salot na dumudungis sa magandang bayan nila? Ganoon pa man. Ano man ang dahilan ni Albie, aalamin niya. Kagabi pa niya pinag-iisipan na aalamin niya kay Albie kung bakit siya nito hinalikan. Alam niyang baliwala ang isang halik sa tulad ni Albie. Pero isa siyang palmones at alam niyang hindi na naisi ng isang tulad ni Albie na mahalikan ang isang tulad niya. Magandang umaga po. Bati niya pagpasok sa HR. Nakasimangot ang sekretarya at ang head nito na naglalagay ng lipstick. Alam mo bang sa ginawa mo, muntik na kaming matanggalan ng trabaho? Sita ng sekretarya na marahil ay nasa edad 30 pataas. Nagsumbong si Miss Liz at nais ka nang paalisin dito. At buti na lang, kinausap siya ni Sir Albie na huwag nang palakihin ang gulo. Litanya nito na halatang inis na inis. Nanatili namang walang kibo ang head nito na nag-aayos naman ngayon ng kilay. Tila hindi interesado sa issue nila. Pasensya na po. Nasabi niya pero hindi nakaligtas ang sinabi nitong kinausap ni Albie si Liz para huwag nang palakihin ang gulo. At ano naman kaya ang sinabi ni Liz kay Albie? Hindi na siya magtataka kung puro kasinungalingan at paninira ang sinabi nito tungkol sa kanya. Una pa lang, ayaw na sa kanya ni Liz dahil may issue daw ito at ang atilen niya. At ngayon, dahil may gusto ito kay Albie, siya naman ang pinagbubuntunan ng inis. Mag-sorry ka kay Miss Liz, dagdag nito at hinagis sa mesa ang folder. Oh, bakit ako magsusorry? Wala naman akong kasalanan. Nagawa niyang mga tuwiran. Dahil yun ang totoo, ininsulto ni Liz ang pamilya niya dahil lang sa nagseselos ito sa kanya. Dahil nag-iisip ito na inaakit niya si Albie. Aba, ikaw na nga binigyan ng pabor ni Sir Albie. Ismid na sagot nito at sinimula ng pagsusulat sa mesa. Mag-sorry ka kay Miss Liz. Tapos na ang issue. Dugtong nito na hindi man siya tiningnan. Miss Liz? Tanong niya sa sarili at ngumiti ng patuya. Ano nga ba naman ang maaasahan niya sa bayan na to? Siya na ang ininsulto't lahat. Siya pa ang magsusorry. Pinagtanggol lang naman niya ang sarili niya. Tapos siya pa ang masama ngayon. Hindi na siya magtataka dahil nasa bayan siya ng ilihan at isa siyang palmones. I will never do that. Mataas na boses na sabi niya. Umagaw yon sa atensyon ng sekretarya at sinulyapan siya nito. Natigil naman sa pagpapahid sa mukha ang head nito at nilingon siya. Kung kayo, iinsultuhin ang pamilya nyo, hindi kayo lalaban? Hahayaan nyo lang mainsulto ang mga ito? Taas noong tanong niya sa sekretarya. Inis na binaba nito ang ballpen at tiningnan siya ng masama. Alam mo Cindy, kung ano man ang sinasabi sa'yo ni Miss Liz, totoo lang yon kaya huwag ka nang mainsulto dahil ganun naman talaga ang pamilya mo. Bored na sagot nito at binalik sa ginagawang atensyon. Hindi na siya nagulat sa sinagot nito. Wala naman talagang kakampi ang isang tulad niya sa bayan nila. I'll keep that in mind, Miss Secretary. Taas kilay na sagot niya at mabilis na tumalikod at lumabas ng opisina. Sorry? The hell? Bulong niya at naglakad pabalik sa kubo para tapusin ang ginagawa. Hindi siya magsusorry kay Liz dahil wala siyang kasalanan. Pagpasok niya sa kubo, hindi inaasahan na makikita roon si Albie. Hawak-hawak nito ang report na ginagawa niya. Bumuntong hininga siya at pinaikot ang mga mata at nagtuloy sa loob.
Andito ka ba para sabihin mag-sorry ako kay Liz? Inis na tanong niya. Sinulyapan siya nito at tila sumikip ang kubo para sa kanilang dalawa nang mapatingin sa mga labi nito. Napalunok siya at mabilis na iniiwas sa mga mata sa mga labi nitong humalik sa mga labi niya kahapon. Hindi ako magsasorry kung yan ang sinasadya mo rito. First, wala akong dapat ihingi ng sorry sa kanya. Second, she deserved everything she got. And third, hindi ako nagsisisi sa ginawa ko sa kanya. Matigas na paliwanag niya at pinagsalikop ang mga kamay sa dibdib na abnormal ang tibok dahil kaharap niya si Albie. I won't let you say sorry to her. If it's against your will, Cindy. But I want to hear it from you. What happened? Bakit mo siya sinaktan? Seryosong tanong nito at sumandal sa mesa at pinag-cruise ang mga paa. And God help her. Albie Del Cerro is truly breathtaking and it is not good for her. Kung anong sinumbong niya sa inyo, yun na yun. Sagot niya at pinaikot ang mga mata. Na nagseselos ka sa kanya dahil you are trying to seduce me? Tanong nito, nanlaki ang mga mata niyang napatitigrito. What? Bulalas niya. Yes, Cindy. Liz told me na pinagsasabihan mo siyang layuan ako cause I am yours. Tanong nito na nahimigan niya ng tuwa. The hell, Liz. Inis na sabi niya at napaupo sa rata na upuan. Is that true? Tanong ni Albie at lumapit ito sa kanya. Of course not. Bakit ko naman sasabihin sa kanya ang bagay na yun? Mabilis na sagot niya. Are you sure about that, Cindy? Tanong nito at tinungkod ang mga kamay sa magkabilang hawakan ng upuan at tila siya nasukol nito. Napalunok siya at tiningala ang gwapong mukha nitong nakatunghay sa kanya. Isn't it? Sabi mo kung anong sinumbong niya eh yun ang mangyayari. So you. You threatened her to stay away from me because you want me to yourself. Ha, Cindy? Tanong nito habang humahaplos ang mainit na hingininga sa buong mukha niya at nahihilo siya at nadadala. Nais niya itong hilahin at halikan sa mga labi. Believe what you want to believe, Albie. Bulong niya dahil tila siya pangangapusan ng hininga sa sobrang lapit nito sa kanya. Do you want me, Cindy? Seryosong tanong nito at unti-unting lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Hindi siya makaiwas dahil sukol siya na to. At tila wala naman siyang balak umiwas. Dahil buong gabi niyang pinagpapantasyahan ang mahalikan muli ang mga labi ni Albie. What if yes? Hamon niya rito. The feeling is mutual, Cindy. He breathed and she felt his lips onto her. My lips touch Albie's lips again. And this time, Albie kisses her, a real kiss. His tongue opens her mouth and kisses her more passionately. His tongue runs along her. Her entire body shivers. She never felt like this before. And she loves it. She loves Albie's kiss. Cindy, he breathes and touches her face. Albie, she breathes out and grabs Albie's neck and kisses him again. Oh God, forgive her. Forgive her for kissing Albie Del Cerro.